Ay, sorry, sorry. Yo, welcome sa Two Joints Life and Style Podcast. Kita nyo naman kung gaano kaangas to, may dumadaan-daan lang habang naka-record na, di ba? Yes, sir. Yeah. Andito na ulit kami. Hindi pa rin namin kayo na-miss. Oh, wag niyo tutulo. Okay, yun na naman. Umbisa pa lang ng podcast, di ba? Halat lang ano, maaraw sa likod. Pag tiningnan. Ha? Okay lang, di ba? Sakto lang yan, sakto lang yan. Okay lang yung kulay. Maaga tayo magsisimula ngayon. Yeah, kamusta kayo? Guys. Kasi pagtapos na ito, marami pang gagawin eh. 9 a.m. ngayon. Eh, kung alam nyo lang, 8:30 a.m. Ganun na kami kaaga. Hindi, alam mo dapat minsan mag-podcast tayo ng ganun. 7 a.m. Baka di ka nakikita, ha? 7 a.m. So, tingnan natin kung anong datingan ba. Tingnan natin kung may energy ba. Tingnan natin. Di, wala kasing nagpa-podcast ng 7 a.m. Uy, parang pasok sa school yun. Ayun nga, yung masarap na kwentuhan eh. Parang pasok sa school yun. Yung mga DZRH, yung mga ganun, isipin mo yun, aga-aga naman ngayon. Nagsasalita na sila. Yeah, testing natin natin yun to, 'di ba? Ge. Para ano? Tapos live. Tapos live ba? Live dapat 'yun. Para 'yung mga papasok sa trabaho. Sakto tulog 'yung mga followers. Maganda. Tulog 'yung mga followers natin. Yung mga totoong followers talaga tulog. Nagano'ng intro mo na niya, maganda. Ganoon. Kang ina voice. Tama tulog nga mga. Alam mo pansin ko tulog 'yung mga followers nga na. Or followers ko siguro, tanghali na magising o hapon yun. Kasi pag naglalakad ako sa mall ng yung umagang-umaga, kunti nagpapapicture sa akin eh. Kaya, ewan ko, hindi ko naman sinabi. Puro yung mga fans mo, yung nocturnal lahat yan. Nocturnal. So try natin yun ha, mag-ano tayo. So matutulog kayo dito nun, no? Yeah. Ay hindi, wag. Dumating na lang kayo dito ng ano? Alas 6. 6 ko. 7 naman para parang school talaga. Hindi. 6 dat nandito na kayo. 5 a.m. start ng klase. Oo, ganun. 5 a.m. tapos practice muna ng boxing. Next week. Kailangan may flag ceremony yan, koy. May flag ceremony. Morning to joints, no? Tayin again. Ano, kumusta naman kayo? Kahapon, nandun ka sa podcast ng tropa natin. Ang tama ba? Kahapon yun, di ba? Manila Street Chronicles. Yo, shout out sa Manila Street Chronicles. Yes, sir. Kasama sila Brian. Kevin. Si Justin Basay. Yo, si Brian. Yes, sir. What's up? So, abangan nyo rin. Anong pinagkaiba ng podcast nila sa atin? More on any. Car guy topics eh. So, buong podcast nyo, puro kotse-kotse lang talaga? Hindi. Yeah, say like 40%. Ay, ganun? Pero yung hindi 30 40%. That's the rest ang, business na. Ang card. The rest business sa mga ano, medyo mga Amboy shit, you know what I'm saying? Kasi 'di ba LA, yun din yung ano nila parang culture na gets. Kinalakihan nila, tinitingnan nila. All right. Organize sila doon, no. Masasabi kong may direktor, kami kumpleto talaga eh. Tinan mo yun, nag-a-alarm pa yung phone ng isa dito. Hindi naman ganyan tayo ka-organize. Hindi naman nangyari ka lang, Brian. Organize siya, oh. Nakalagay doon. Kukunin ko na yung mic. Okay, kumusta ka? Anong natin dyan? Kumusta ba ako? Magawa ka ba na kanta? Hindi, may sipon ka pala. Hindi, may sipon ako eh. Kaya nga, hindi, tapusin mo yung kanta mo mamaya, ah. Right. Kasi, like, ayun, magandang ano yun, ah. Topic yun kung pag meron kang sipon, or meron kang something, may sakit ka, o kung ano. Wala, stop ano ang talaga ginagawa mo? Hindi, something na hindi related sa music na lang, kasi wala, eh. Kung hindi Frank, related sa music? Na, mag-post, ang daming pa-post. Kwento mo kay Frank yung pinag-usapan natin sa sipon. Pinag-usapan din namin yun. Ah, pinag-usapan nyo rin yun? Oo. Sabi niya kasi, uminom daw ako ng tubig. Eh, ba't yung hindi uminom ng tubig? Gumaling din naman. Sabi nga niya sa akin kasi, Tol, yan, Koy, lagi ka kasing, ano, hindi nagti-t-shirt eh, nagkasipon ka tuloy. Eh, ba't yung nagti-t-shirt, nagkasipon din naman. Kaya nga, ang point ko, magkakasipon ka lang talaga. Yung sipon dumadaan lang daw sa lahat ng tao yan. Walang gamot. Sa tingin ko, di ba? Puro theory lang ang ano eh. Wala yung pag ininom mo, mawawala agad eh. Halata bang may sipon pa ako ngayon? Wala na eh. Ano na lang ito eh? 5%. Halata ba? Wala naman ko eh. Ha? Pwede ka na mag-record. Pwede nang tapusin yung mixtape na parating. Bad trip nga magkasipon eh. Tangang, dami. Sira yung araw mo. Parang nakakailang makipag-usap sa mga tao.
Iba yung boses mo. Hindi ka makapag-training. Ang mahirap matulog. Parang 4 days, 5 days ago rin ako sinisipon eh. Pero ngayon okay na siya. Ang hirap matulog kasi sa yung ilong mo barado. Magigising ka. Tiso ka muna. Ganyan-ganyan. Alas lahat pala tayo nagkasipon. So dahil ba yan sa smug? Sabi. Ako, nagkasipon din ako eh. Pero 2 days, mga ganun. Oo, oh, mga ganun din. Yung smug, kailan lang? Para sa akin, alak lang yung sagot. Yung ngayon, gym. Kasi ikaw, gumaling ka dun eh, no? Kaya ako, napatunayan ko, alak lang. Anong alak? Yung mga hard, whiskey, ganun. Gym. Tapon nga ako, ibugbog tayo, di ba? Gumimik pa. Yeah. Gym ka laman sila. Lifestyle. Wow, life kami and style. Coach ko, hapon. Grabe yung sparring namin, prang. Grabe na. Nakita mo naman yung in-edit niyang video, di ba? Oh, bakit? Ang bilis mag-edit eh. Grabe yung pag-edit. One day edit. Tinutukan niya agad yung bra. Siyempre natamaan ko si Coach for the first time. Naka-headgear pa, no? Nag-edit na yan. Nakasuot pa yung headgear. Siyempre natamaan ko si Coach. Malamang yung paalis na kami at ihatid si Coach, inuuna niya na yun eh. Ang bilis eh. Hindi. Habang nag-sparring pa kami, alam ko na i-edit ko yun eh. Oh shit, nakatama ako. I-edit ko ito mamaya. Pagandahin ko na utak. With slow-mo pa. Na-edit na sa utak. In-edit ko na, kapul-kapul eh. May background music na. May commentator pa yun. Ang galing eh. Ang galing eh. Tira mo yung chat ko sa kanya. Kwento mo yan eh, no? Kwento mo yan eh, no? Ito rin naman eh, pag nakakatama siya sa coach niya, lagi niya sinisend. Ganyan naman talaga eh. Isang karangalan, siyempre. Pero tangina, naisip ko, pagkatapos nung mga sparring-sparring na yun, naisip ko, dahi pa natin kakainin bigas eh. No? Totoo. Antay mo yung edit ni coach. Oh, shit. Kung nag-edit lang si coach ko eh. Sabi nga na, siguro sa isip-isip nun, wala kasing Facebook dati, walang CapCut dati. may CapCut dati, puro kayo edit sa akin. Ito, naisipin mo si coach, tol, isa lang ang video niya sa YouTube, tol. Sa lahat ng laban niyang yun, ha, wala siyang video na mapapakita ang ebidensya niya. Isa lang, talo pa siya. Yeah. Sa video niyang yun. Sipin mo yun, no? Shoutout kay Coach Laurente. Oh, yeah. Ano. Okay. Ang galing na coach yun. Anyway, ito si Ace. Feeling ko, pumapaldo to eh. Iba yung vibe niya kanina eh. Paldo yung kababata. Nagpa-starbs, bro. Nang libre ng Starbucks. Starbs, bro. Tapos may lilipat na siya ng bahay. Tapos kanina, yeah, video call sa asawa niya. Nagsha-shopping ng ref. Mm. Tapos... Sabi, ang narinig ko nga itong 35,000. Bili mo na. Lilipat lang ng bahay. Ang dami niya sinabi. Tapos, appear ng appear sa mga tao. Parang good vibes siya. Feeling ko pangapaldo ito ng palihim lang. Good vibes ka lang. Kahit ano, nahihirapan ka. Good vibes ka lang. Demo, hanggang ngayon, hindi pa rin niya ako sinisingil dun sa inabunuhan niyang ticket. Yeah. Hindi kasi kala ko ano eh. Paldo na nga talaga. TY na yun. Di, no. Hindi niya ako sinisingil eh. Kung alam mo lang. Mag-volunteer. Kasama yun sa hindi ko pagtulog ng gabi, no? Ano hindi pagtulog? Iniisip ko yun eh. Parang agano na ako. Kailan kaya yung ticket? Mga wanner yun. Wanner, isipin ko rin yun, no? Babayaran pa kaya ni Kuya yung ticket? Sige, bukas ko ulit isipin. Paano ko babayaran yun? Kung hindi ko alam na, malay ko bang iniisip mo yun? Pinapakita mo kasi paligo ko eh. Hindi ka nag-follow up eh. Eh, malay ko ba? Yung bomba iba, hindi nagpa-follow up? Bagay. Singilin ko muna, pre. Pag, di kasi nung saan mo na i-send? Nung tinignan ko dito, wala naman chinelas eh. Ano walang chinelas? Di ba alam ganun, mo ba? Ganun yung bumay. Pag utang, bilis. Pag singil, wala chinelas sa labas. Sasabihin, walang tao. Ang dami naman chinelas sa labas. Oh. Walang tao. Pero ba't ang daing chinelas sa labas? No? Anyway, ano ba? Simulan ba natin sa tanong agad? Tanong agad? Magkwentuhan mo na tayo. Natapos na ba natin kumustahin ang lahat dito? Ito, si Budoy, kumusta na? Ay, putang ina, may na-discovery akong bagong talent ni Budoy. Putang ina. Oo. Kanina umaga lang na-discovery. Tol, langaw whisperer siya. Tol. Theory ba yan? Hindi theory. Gago, pinakita ni Budoy sa amin harap-harapan. Una, hindi rin ako naniniwala eh. Nangyari. Kaya niyang paamuhin yung langaw. Kaya niyang padapuin yung langaw sa kamay niya. At maglalakad-lakad yung langaw dito, tulo. Pinakita. Pinalabas niya pa yung langaw. Picture niya, pinatay niya. Langaw whisperer ang puta. Una, ayaw ko maniwala talaga. Weh, Budoy. Habang kumakain kami dito, may langaw kasi umiikot. Sabi ko, may langaw patayin niyo. Sabi ni Budoy, kaya ko yan padapuin sa kamay ko. Weh.
nilapit yung gano'n. Puta, inilumapit yung langaw. Dumapong ganyan. Naglakad-lakad po. Ito lang ang whisperers. Di ba may tayo lang yung kamay ko? May tayo lang pala yung kamay ko. Ako ba kakalap basura ka? Okay na mo eh. Oo nga, i-check mo rin yung kamay mo. Baka hindi, mabango lang ba? Mabango pa nga yung kanini. Mabango? Oo, kaka-alcohol ko lang nun eh. Oo nga, kaligo lang din yan. Paano mo na-discover yung talentong yan, Doy? Hindi, kailangan kasi sa langaw. Paano mo nga na-discover? Ayun ang tanong. Huwag mo sabihin kung bakit. Wait lang, theory, theory. Huwag mo sabihin kung bakit at paano mo na-discover. Hindi, parang gano'n. Huwag mo sabihin yung secret kasi malaman ng mga tao. Ah. Kailan mo na-discover? Hindi, basta alam ko, kaya kong pasunurin sa akin yung langaw. Paano mo nga na-discover? Ilang taon ka nun? Anong nangyari nun? Oh, yung pinaka naalala. Ano yun kayo eh? Sa school, parang bilihan na shake, maraming langaw. Ilang taon ka nun? Parang magte-ten ka nun. Oh, tapos, yung bata pa. Damn, 10! Na-discover mo na yung power. Fuck! Na yun. Papalapiti ko yung langaw. Oh. Una dito lang yun kayo eh. Puta ka na dito. Bakit mo gustong palapitin yung langaw sa kamay mo, Doy? Huli mo? Oo, oh, huliin. Ah. Ganun lang. Tapos yun, papalapitin ko. Gamit utak mo lang. Ganun. Hindi, parang ano relax ka lang dapat. Hindi nga niya pwedeng sabihin yung ano yung technique. Bawal. Kasi bawal yung technique, malalaman nila. Kailangan nilang bilhin yung course mo. Oo, oh, kung paano. Paano maging how to be langaw whisperer. Oo, oh, paano maging langaw whisperer. Kailangan i-benta to sa Discovery Channel. Alam mo ano next level doon? Pag dapo nung langaw sa kanya, papadapuin niya sa pagkain ng kaaway niya. Utusan niya, ano? Oo, ano, inaaraling niya sa susunod. Pamang babara ka naman. Dala mo na malaria yun. Dala mo malaria. Mambabarang pala, no? Solid pala si Budoy Milan, eh. Oo. Dalangaw whisperer. Gagi. Sige nga, Doy, padapuin mo nga si Jollibee. Bigat yun, Koy. Yun, Koy. Dapat relax ka lang dun eh. So same lang din sa aso. Kasi sa aso, kailangan relax ka lang din. Oh. No? So kailangan relax ka rin sa langaw, no? Sinend niya na sa akin, Tol, yung picture. Napatay niya yung langaw eh. Alam mo, medyo masama ka nga, Tol. Eh, kasi medyo masama ka ng konti kasi nagtiwala yung langaw sa'yo, di ba? Tapos pila mo pinatay. Tignan mo, pakita ko sa'yo ito, la. Malay mo, breadwinner yun, Mel, eh. Oh, ayun, patay niya na, oh. Patay niya na, oh. Sinan niya pa yung picture niya sa kamay niya yung langaw, patay na. Tangina mo, Doy. Ginun niya. Na 0.5 pa yung uwa mo. Sinopokit mo yun, Doy, oh. Inalog-alog mo yun, oh. Hindi mo inalog? Hindi. Kasi kayo dati din sa Tondo, binibili yung langaw, ipapakain sa arwana. We? Word. May history pala. Parang lahulihin yun. Ganon, plastic cup. Kunyari, mga bata, may dalang-dalang kanya-kanyang plastic cup yun. Tapos gaganon yun. Ano. Oh? Kasi bibenta nila yun sa ano, sa nag-ano ng arwana. Baka per kilo. Magkano? Hindi ko alam kung magkano. Pero ginagawa nung huli nila. Isang kilo lang. Pinapakain sa langaw. Yeah. Pero kailangan buhay. Yun yung catch. Kailangan hindi, buhay. Kasi sa Manila, di ba? Hindi, papakain sa arwana, buhay patay, okay lang bang patay? Patay yun eh. Pero kasi sa yung langaw sa Manila, parang bangaw yung malalaki. Oh, wait. Ang tanong ulay, gray? Ang tanong ko, yung arwana ba kumakain ng patay na langaw? Oo. Ah, okay lang patay. Kakainin nila. Ang arwana. Ang arwana, ganun yung binibenta nila dun. Ayun yung discarding mo dati, Doy, bago hindi, yung mga business mo. Hindi. Doon pala natuto ng business. Supply tsaka demand. Kailangan lang arwana ng langaw. I'm a businessman. Gago, asting ngayon nakita ko sa ano eh, sa TikTok ba yun? Parang ang caption niya, my uncle got a bridge. May bridge do yung uncle niya. Parang maliit lang na ano yun, Tol, may maliit na hukay sa daanan. Yung uncle niya ang naglagay lang siya ng putang inang kahoy. Tapos lahat ang dumadaan dun, kailangan magbigay sa kanya. Para may sariling toll gate, ganun. Sabi nga eh, ano eh, siya lang naghukay niyan. Tapos ginawa niya ng may sarili na siyang bridge. Sipin mo mga pagmamaya po, may gagawin, may bridge ako. May bridge ako. Oo, diba? Lahat nang nagmumotor dun, tangina talaga. Bayad sa kanya? Ang pinuhunan lang niya yung kahoy na yun. Hindi nga niya binili yun. Baka maghanap lang siya ng kahoy eh. Hukay ka lang. Tapos kumuha ka ng bridge mo dun, oh. May bridge ka na. Pagmamayabang mo pa yun, di naman nila alam kano kalaki yung bridge mo eh. Pero totoo may bridge ka. Ituloy ako. Diba? Galing. Sa university belt may ganyang hassle pag bahay. Oh, yun, yung mga ganun, no? Totoo. Para makatawid ka, 5 piso. Oo. Setup nilang ganun. Naka ano na ba kayo sa swimming na ba kayo sa baha? Ganun.
Ako. Di, hindi ako nag... Ako. Hindi, di naman binabaha sa street lang nila pudong bumabaha doon sa Sorrento eh. Hindi, hindi. Si Ninong Chicken na. Yun. Doon ko nakilala si Ninong Chicken. Nakita ko yung video niya. Lumalangoy sa... Ay, grabe baha. Yung kay Ninong. Sobra na yung kay bakit? Ninong. Oh, Miss Snorkel. Yung nag-ano talaga. Sumisid talaga siya sa baha. No? Bakit? Ano ba yung light na hindi pagsisid? Nakalabas eh, ulo mo. Hindi, yung kay Ninong kay gumagano pa siya. Hindi lang yun. Lumusong pa lang. Oh, lusong lang pala. Oh. Yung kay Ninong gumagano nata siyang tubig, oh. Gago, we. Hindi, gago. Hindi, lusong talaga. Lumusong lang. Hindi, alam ko, nakaranas na ako. Sabi yun, lusong ka. Oo. Nakatry mo na may bangka sa baha. Hindi pa. Masaya sa Marikina, ganun. Oh, trip doon. Kasi Marikina, lupo yung subdivision. Ayun, sa inyo, yun. Inuman sa baha ang masaya. Bata ako, nakabangka. Inuman sa baha yun. Inuman sa baha. Kasi malamig siya doon, di ba? Pwede na umihi doon. Pwede. Kaya naiihi ka. Pwede. Swimming pool nga pwede. Baha kaya, pa. So, conservative ka pa sa bahay. No? Kung hindi ka natatayo sa inuman. Hindi na. Eh di yung ihi mo tumatama rin sa mga kainuman mo. Oh, di mo na mararamdaman yun. Di mo na mararamdaman running water na yun. Oh, damn. Doon nabuo yung ano, Philippine team talaga. May theory na. Hindi, naranasan ko dati, uwi ano, it's Baguio, high school kami noon. Tapos kailangan namin umuwi dun sa papunta sa bahay ng kaklase ko. Hanggang dito lang din yung, hanggang ganito ba? Tapos yung medyo bumababa na, puta, ina, nakakita kami ng malaking daga na bukas dun. Oh, sa, yeah. Sarap. As in, bukas talaga siya, ganun, nung bumaba. Ha? Ewan ko kung ba't siya bukas, basta bukas siya eh. Nilangaw yung katawan ba niya eh. Hindi, baha, ima, baha. Then, nalunod yun. Yung ano ba? Ba't siya bukas? Bumputo. Ano, nasagasaan. Nasagasaan. Tama. Na ganun. Pero, baha, malupit na experience ko sa baha, ano. Hanggang dito, pero. Pintong baha tayo ngayon. I-score ka ng smoke. Sa sapote. Kinaano ko. Di ba pababa yun? Sa bagay, walang huli nun pag ganun. Baha. No, wala naman ang huli pag gulat baha. Gulat kami checkpoint pa rin. Puta, may checkpoint pa rin. Oh. Puta, na sir. Tsaka ano, di, let di ba, go. Nalalaman ko, di ba pababa dun? Ah, kaya siya bumaba. Oo. Oh. Tapos, yung baha na yun, may nadaan na kami dun, may patay. Tapos yung kabaong pre nasa kisame no. Promise, mamatay man. Promise, mamatay man. Sa bagay, kasi hindi mo naman pwedeng i-delay yung yung burol. Oh, burol eh, no? Oo. Alam mo, patagalin mo yun. Ganun, ang kulit nun. Eh, nagkataon, may baha eh. Yeah, yeah. Ano na lang din natin. Pero pag sumi, nagsugal-sugal pa sila dun. Karakros pa, no? Oh. Ayun, hindi ko na nakita kung may nagsusugal. Pero yung kabaong nakadikit na sa isa. Ba't di ba pwedeng palutangin na lang? Walang lulubog. Ay, mapasok yun eh, no? Ay, hindi ba? Ano ba? Lulubog ba yun? Kahoy yun. Lulubog. Lulubog. Yun, yung ataol hindi naman binil parang paging bangka yun eh. Lulutang yun. Mabigat yun. Titanic ka. Mabigat yun. Lulutang yun. Ano sabi mo? Aral ka ba ng science? O, oh, di ba sa Titanic saan sila kumapit? Ano? Sa kahoy? Pinto. At pinto ba? Oh. Cabinet yata o ano? Basta oh, lulutang yun. Ang kulit na nito first round na to ah. Bagong theory yun ah. Lutang yun, gagi. Oh. Eh, pero usapang baha, tsaka ulan. Meron akong theory. Hindi kasi, di ba napansin nyo ba kapag matanda na, or hindi naman, graduate na, o, tapos na mag-school, whatever. Mm. Pag umulan, pansinin nyo tinatamad yung mga tao. Ayaw nila pumasok sa trabaho. Pag matanda na. Or hindi matanda, basta tapos na sa school. Tapos na college? Kahit ano, basta dumaan na siya sa school, na-experience niyang makancel yung school dahil sa ulan, dahil sa baha, whatever. Nadadala nila ngayon hanggang pagtanda. Now, ang pag sinabing ulan, chill ako sa bahay. Chill sa bahay, okay. Gets mo? So ngayon, ano? Na-program yung mga bata. Kasi ang nangyayari kapag uulan, sisigaw yung ano, canceled! Party! Di ba? Ang saya lahat. Yeah. Padaan pa lang yung teacher sa labas, di ba? Alam mo nang canceled. Yeah. May ibang teacher na dadaan, di ba? Ngayon, na-program itong mga bata hanggang pagtanda tuloy, na tuwing uulan, ika-cancel ko lahat para magpakasaya. Sarap eh. Exactly. Kung yun naman yung kulay sa labas. Pag ganun yung weather eh, no? Relax talaga pag umuulan. Nanay ko, naalala ko dati si nanay sumugod pa sa school dahil ayaw kami pauwiin dahil may bagyo. Kung baga gusto ni nanay, walang pasok. Mm-hmm. Kaya sumugod siya dun sa school. No? Yun ang tama. Silipin mo nung panahon natin, malalaman lang natin may bagyo pag bumabagyo na, no? Panahon natin? Ganun ba yun? Di ba wala nang nasususpend ngayon na nasa loob pa sila na school, bihira yeah, yun. Yeah, tama. Weather report na eh. May forecast na eh.
Dati kasi and nasa school na bago ka ma-cancel eh. Pag umulan na. Papa, tsaka kayo papauwi. Oo, para mabasa kayong lahat. Lumusong kayo ng baha pa. Ngayon nga, ano eh, kahapon pa sinabi. Hmm. Walang pasok ngayon. Ah, diba? Mas mana na yung technology. Kaya nga pero dati, pag-announce nang walang pasok, umuulan, wala namang ulan. Lagi na. Lagi. Maaraw bigla. Sablay yung technology. Di gago, yun ang masaya. Oo. Oh, tama. Yun ang masaya. Klase, tapos umaraw. Oh shit, basketball. Di ba? Okay din alam, yun. Alam mo dati, pag yung papunta pa lang sa school, tapos umuulan na, di ba? Tapos syempre, traffic nandyan. Tapos papakinggan nyo yung AM. Doon kayong mag-aano ng... Abangan nyo yung ano, no? Oh, parang gusto, shit, sana i-cancel. Sana yeah. I-cancel. Sa ano yun eh, bawat city. Cancel na sa Manila. Tagal naman sa Pasay, parang ganun yun. So masasabi mo ba na yung mga kabataan ngayon hindi nila nararanasan yung saya nung excitement na ganun. Inaabangan mo i-cancel ng radyo yung ano? Tsaka para sa akin mas masaya yung nandoon na. Sa atin may GC na yung mga ano ngayon eh. Baduy. May GC na yung mga room ngayon eh. Kunyari, yung teacher nila, yung admin doon, tapos may mga president. Oo nga, tuloy. Alam mo. Ganun na ngayon, GC. Malamang tatlong scroll pa lang nun sa cellphone niya. May announcement na agad siya. Oo, no? Ay, walang no, ganun eh. Ngayon may GC-GC na ang mga bata, no? At saka may ano rin, online class. Sila online class. May ganun eh, every Friday. Ganun lang, magkikita lang sila dun sa screen. Hindi nila na yung ibang graduate sa screen eh, di ba? Like, graduation nila, naka-laptop sila. Yung pag nakakita ko ng ganun, man, so sad. Hindi nila na-experience yung nakabihis ka na, nakaligo ka na, tapos papahubad yung uniform mo. Kasi di ano, di ba? Sarap. Tapos kakainin mo yung breakfast mo ulit. Oh, tapos sabay, tulog ka. Ay, tulog cartoons ka muna. Fuck that. Hindi ako tulog. Fuck that, bata. Hindi ako matutulog nun. Ako rin hindi ako bumabalik sa tulog. Load ng cartoons. Di na, fuck cartoons. That. Okay, break muna tayo. And we're back. Yo, Koy, basa na ba tayo ng tanong? Gusto ko yung tanong kay Ace muna. Oh, sige, si Ace, si Ace. Tell me, nagtanong, nagpa-questionnaire din si Ace eh. Yo, ito mga tanong na to may galing tanong, sa, may tanong sa Telegram group. Ito eh. Sabi niya, huwag ka matawa, Frank, ha? Sige nga. Pigilan mo yan, ha? Paano pinaka-effective way na dalhin ang sarili mo bilang matabang lalaki or chubby? Oh, wag kang tumawa! Wag kang tumawa, Mare. Wala na, tumawa na siya. Tapos, etong nag-send sa akin. Chinek niya rin. Chinek ko. Mas mataba siya sa akin. So, oh, may karapatan siyang magtanong. Tol, sabi ko nga sa kanya, kaya niya follower yan kasi nakaka-relate mataba eh pareho mataba di ba yan ang sabi sinabi rin sa akin ni Kika eh. Oh, sabi ni Kika marami rin doon siyang followers na maliit gets ma-advise ko lang tol hindi ko rin naman ginustong mataba ako ay ginusto ko to kasi kaya na ako ng kain pero kung naabutan mo ako dati hindi naman talaga ako mataba pero paano mo na lang dadalhin Nandiyan eh, mataba ka eh. Isipin mo nalang malaki damit mo, pre. Bili ka nalang ng malaking damit. Oversized. Malaking damit. Wala na eh. Wala, mataba. Mo. Ha? Hindi, alam mo kung ako ang mataba, hindi ko pa naranasan maging mataba. Pero kung ako mataba, ang idolin ko si Notorious B.I.G. Yun talaga din, no? Oh, mataba siya pero ilan nga babae ni Notorious B.I.G.? O kaya si Rick Ross. Si Rick Ross, oh. Be confident na lang rin. DJ Khaled. Oh, DJ Khaled. Be confident Khaled, oh. Lang. Yun pansin ko nga yung mga, eh. Oh, yung mga yun, yung confidence nila iba kaysa sa mga normal. Tutol. Na si Rick Ross nakahubad pa nga eh. Oh. Nakahubad pa nga siya. Oh. Lahat ng ano niya, nakahubad siya eh. So pag huwag ka maghubad. Pag magko-concert tayo, okay lang nakahubad. Oh, nakahubad? Yeah. Ano may abs ako pag nakatagilid, no? sa harap lang naman ako matawa, pero pag gumanyan ako, kita pa rin yung dati. Kumbaga na aninag mo pa rin ba, siya. Ba't dati ba may abs ka? May abs ka ba dati? Inanggit. Tangkinang facial reaction. Abs lang pa rin! Tangkinang. Okay, pwede pang reduce. Pwede mong gawing pandisal. Shit. Pero yan lang, pre. Be confident lang. Eh, kumain ka rin kumain. Eh. Ganun talaga. Di ba? Di mo siya advice sa magpapayat? Oo, oh, magpapayat ka, ano, tatlong kutsara, tas S. Ano yun? Sugar? Ano yung S o sugar? Sabi kasi ni Uncle Bong yun, bre. Di ba, tatlong kutsara na yun, tas S. Ewan ko sa'yo, netizen ka talaga. Pero magpapayat tayo, guys. Ito, hirap ito. Lang talaga. May tanong ako, okay yan sa'yo, Ace.
Ito ah. Tatanong, babasahin ko ba kung sino nagtanong? Oh, mas maganda. Ay, okay. Yung mga tanong na to, galing to sa free Telegram group ko. Yep. Kung wala pa kayo doon, pumasok kayo. Sino nagtanong yun daw? Yo, galing to kay Christoph Lumabi. Anong ibig sabihin ng street smart at sino sa inyo ang street smart talaga? Ako muna. Yeah. Tingin ko sila kiga talaga. Hindi, ano nga ibig sabihin? Para sa'yo, ano ibig sabihin? Street smart. Talagang sakali ka lang din talaga. Kasi iba yung nag-aaral ka eh. Gets mo? Hmm. But sa tingin ko, ay, meron ang mga nasakali na hindi street smart eh. Yep. Hmm. Di lahat, ganun. Eh, kaya nga iba. Pero ang tanong niya dyan sa atin. Sa atin. Sa akin, si nakikita talaga. Para sa akin, street smart hindi lang sa streets. Sa lahat ka dapat makasabay. Hindi lang sa streets. Yeah. Yung knowledge mo na yun, galing sa streets, pwede. Yeah. Mm-hmm. Pero hindi, ano sa streets ka lang. Tapos pag hindi sa streets, hindi ka smart. Sagutin mo yung tanong. Pangit yun. Ako sa tingin ko, ang street smart, tol, magaling ka magbasa ng tao. Yun ang para sa pinaka malaki, street smart. Malaking, na street malaking smart. Ano yun. Nice. Magaling kang may pag-socialize. Malaking points yun. Magbasa. Magbasa kaya ng tao. Sinasabi nila, kaya nga sinasabi nila, dapat hindi lang libro ang kaya mong basahin. Eh. Mm-hmm. Tao. Pati yung tao. Mm-hmm. Baga doon ka hindi maluloko ngayon. Mm-hmm. Diba? Totoo, totoo yun. Totoo. Hindi ka mabubudol basta-basta. Ganda na sagot mo, bro. Malaking puntos yun, Koy. Yun ang street smart pa. So, kahit ilagay ka pa sa corporate na settings, yan, mababasa mo pa rin siya, ba? Alam mo yun. So, sino sa'yo para dito ang street smart? Ako. Kuy-kuy. Lahat tayo, siyempre. Yep. Hindi, kanya-kanya tayong knowledge. Eh. Kanya-kanya knowledge. Kasi iba-iba rin yung streets na nilakihan natin eh. May mga natutunan siya na hindi ko natutunan. Pakayan, yeah, parang mga huli ng langaw. Hindi ko natutunan yung mga ganun shit eh. Diba? Ibang streets yung kanya. Ibang diba, street smart nga yan. Tama, tama. Kanya-kanyang ano yan. Slam smart. Totoo, totoo. Oo. Okay. Sa'yo, Frank. Sa'yo, Frank. Anong ikaw, Frank, tingin mo doon? Street ano smart? Ibig sabihin ng street smart sa'yo? Well, magandang sinabi niyo pareho. Combination nun. Tapos, dagdagan ko na lang ng ano. Well, yung talaga pinaka-importante, marunong ko magbasa ng tao eh. Kasi, basically, pag nilagay ka sa ibang bansa, sa isang, sa kung ano mang streets sa ibang bansa, hindi mo maintindihan lingwahe nila. Limbawa, China or something. Oo nga, no? It all boils down kung paano ka ngayon bumasa ng tao. Yeah. Tama. Diba? Totoo yun. Wow, lagay ka sa kung saan man, kung saan bansa o language barrier. Ano mangyayari, 'di ba? May language barrier. O doon papasok kung paano ka maging street smart. Paano? Kailangan marunong ka makiramdam. Hindi na lingwahe, may language barrier. So. Oh, ngayon alam niyo na, hindi yung puro grit pao. Street smart. Oh, kailangan marunong ka ng personal relationships kumbaga. Walang ibang paraan para maging gano'n, hindi mag-ano ka ng time sa streets talaga. Lumabas ka. Mm-hmm. Kapon, may magandang tanong sa akin sila, Brian. Sabi nila, anong magandang ma-advise mo sa mga bata ngayon? Well, may very basic question, pero ang gandang sagutin kasi lagi ko sinasabi doon na live offline. Kasi ngayon, yung avatar nila, dalawa avatar natin ngayon eh. Yung avatar mo sa reality, tsaka yung avatar mo sa internet. Ngayon, tama, para sa akin, yung avatar mo sa reality, yun yung mas dapat bigyan mo ng pansin. Ito yun, no? Ito yun eh. Ito yung kasama mo palagi. Yung avatar mo online, pwede mo nga palitan ng pangalan niyang bukas eh. Word. Di ba? Pwede mo i-cancel yung avatar mo online. Iburahin mo siya. Gawa agad bago. Di ba? Anong nangyayari kasi usually yung mga bata ngayon, napansin ko lang, they live more online. Mas maangas, mas malupit, mas magaling yung online avatar nila. Kaya nga tol, kung isipin mo din, yung mga bata ngayon, nahihirapan silang pumunta sa reality ngayon. Kasi mas astig sila online eh. Correct. Paano nila maiiwan yung online nila? Parang kunyari yung laro ng Roblox ba yun? Diba? O kaya GTA, astig sila dun eh. Tapos ilalagay mo sila sa normal dyan sa labas. Walang kumakausap sa kanila. Wala silang friends. Hindi sila astig dun. Natural babalik sila dun sa online nila. Dun sila nakakaramdam ng kaastigan eh. Kaya ang hirap din ng kalagayan nila ba? Diba? Paano ka lalabas ngayon ng ano? Sa labas, parang invisible ka. Pag normal naman doon, invisible ka. Wala kang friends. Doon ka sa Roblox. Di ba may friends doon sa Roblox? Di ba? Tama ba? O doon ka may friends. O, paano ngayon? Paano mapapalabasin yung bata? Di ba? Ang hirap din yung kalagayan nila tuloy na ano. Na ganun. Yun. Ha? Tsaka komportable na sila doon. Komportable. Kasi sinilip ko nga yung mga laro nilang yun.
sa loob nung laro, ewan ko kung Roblox ba yun, ha? Basta sa loob nun, may mansion sila. Oh. May kotse sila. Tapos, sila nagpipintura ng bahay nila. Basta siya na nagko-customize. May friends sila. Tapos, eto pa, may pera sila dun. Na pambibili-bili na ng mga ganun. Tapos, ilalagay mo ngayon siya dyan sa streets reality. Na ordinaryo. Anong nangyari na nadidisappoint sila, tol? Nadidepress sila. Kasi diba? Hindi sila ganun eh. Oh. Tatang tama, buhay, di ba? Oo, siyempre, bata, pinanganak ka pa lang. Ay bata online, ka pa lang. Shit. Online ka na. Ilalagay mo sa streets. Ang hirap din eh. No? Pero parang parehas lang kasi siya, tol eh, di ba? Kaya mong magawa talaga. Anong gusto mong karakter sa ano games? Mas ano nga lang, mas brick by brick sa totoong buhay. Oo, kumbaga. Mas mahirap siya i-build ba? Tsaka maraming mission. Like. Sa tingin ko, mas mahirap yung real life. Mas mahirap siya for sure. Kaya nga, mas nagsistay sila sa video game kasi mas madali siya eh. Mas komportable dun. Yeah. Sa video game, may continue eh. Yung pa, pag namatay ka, pag nagkamali ka, ulit ka lang dito, dun. Dito, wala kang continue dito. Hindi pa masakit dun pag nasuntok ka dun sa video game, no? Man-trash to ka sa internet. Malugi ka sa video game sa negosyo, okay lang. Kasi may bata sa base, pinapakita niya sa akin yung parang bahay niya dun sa game niya. Laki na agad ng bahay niya. Bata pa lang yun siya, di ba? O isipin mo, ganun kaliit, may malaki na siyang bahay sa online ano niya. Lalagyan mo ngayon siya sa normal na mundo. Mabuboard siya dun sa normal niyang mundo. Iba epekto nun. Kaya nalalak sila dun. Kaya hindi ko rin alam kung ano ang effect nun pag sa future ng bata. Gusto kong makita ngayon after 20 years. Ano kaya itong datingan ng batang to? Pero I think depende rin yan sa mag-guide dun sa bata eh. Kasi halimbawa yung tatay ko, sinasabi niya sa akin, hindi naman niya ako pinigilan mag-video games eh. Oo. Pinag-video games niya ako, binilang pa ang PlayStation, ganyan. Pero ang sabi niya sa akin, yung buhay iho parang ganyan lang din. No? Pag nag-enjoy ako mag-video games, buhay parang ganyan lang din yan. Pareho lang din dyan. Ganun siya. So parang, okay. So hindi ako na-obsess dun sa video game. Na-obsess ka sa reality. Sa reality. Tapos iniisip ko, naglalaro akong GTA. Pucha, ang dami kong kotse dito. Paano kaya pag totoo to? Yeah. Yung bahay ko sa Hollywood Hills, paano kaya kung totoo to? So, nung naglaro ako, na-inspire akong kumilos in reality. Sa totoo lang, hindi na nga ako naglaro eh. Di ba bumili ako ng driving sim, naalala niyo? Nandun sa bahay lang. Bumili ako noon, nag-shoot ka ng music video. Gumamit na, bilhin na ako ng sports car eh. Ah, so hindi, ganito na lang gawin natin. Lagyin natin dito yun. Yeah, tama. Kasi tayo nagsasayang mga sayang lang, di ba? Cash, koy. Pre, totoo yun. Oh, cash yun. Sa tabi ng RT. Pare. Pare, totoo yun. Bakit? May rason ba para mag-stay sa inyo yun? Wala. Wala, di ba? Pare, totoo yun. Nakatambak sa dark room. Hold up na to. Yung wrong move mo, sinabi mo pa na hindi mo ginagamit. Akin na yan. Okay lang. Hindi ginagamit. Para dito yun. Para dito. Ilalam mo, bilayan mo. Tutulungan tayo ni Frank maka-attract ng sports car din. Kasi doon siya nag-umpisa. Hindi lahat tayo magaganon. Para ma-practice na natin magka-sports car tayo. Sagot ko na yung gas nyo. Dahil na Frank, gustong gusto ko yung dahilan na yun, gago. Let's go! Yung sinabi nung papa mo na, huwag ka mag-sports car, anak. Ito, sagot ko gulong nyo. Diba? Sabi sa akin, tatay ko. Nung binili ko yung driving sim. Ito, sagot ko na gulong nyo. Sagot ko na gulong mo iho, tsaka gas mo. Solid yun, solid. Let's go. Kaso salitan tayo dito, part-time jeepney driver. Baka jeep ang mabili natin nun. Salitan eh, no? Parang time zone may naapila. Kasya ba siya dun? Actually, niya lang akong tanongin ko eh. Pero ikaw, para sa'yo talaga yung tanong na yun. Uy, kasa. Kasa ako dun. Eh, wala lang. Concern lang din ako sa'yo ba? Baka sa'yo pala. Baka malungkot ka. Ikaw hindi pwede maglaro. Maglagay na lang tayo ng monoblock sa tabi nun. Passenger, no? Oh shit, excited ako. Kasa sa likod na selection pag binaklas baklas. Sino magdodonate ng TV? Bakit? Wala bang kasama? Hindi nyo naman ginagamit ko. Uy. Magkano lang yung TV? Kano lang ba yun? Kaya na ni Ace yun. Magkano ba? Oh, kaya na ni Ace yun. Kano lang ba yun? 10K pwede na yun. TV? Hindi, mga 20-30K lang. Ano TV yun? Wala bang 10? Kano ba kalaki? 48? 50 ba yun? Hindi ko alam eh. 58? Ang kaya ni Pudong nga. 15K meron. Hindi, parang 50 yung bili TV, ko. TV, tuberculosis. I-projector na lang natin para mas malaki. Project. Malabo yun. Bakit? Oh, malabo yun. Simulator sir. Ata yung gusto mo. Simulator. Mo, parang bus na yung bintana. Ay, no, mate. Iba na naman yung mga naiisip mo. Hindi, kasi parang bus nga naman yun. Laki na TV mo eh, no? Oo, oo. Oo, maliit lang.
Yeah. Wala akong mic pare. Pakuha muna natin para sure. Sagutan na natin isipin yung TV. Oh, tama. Kasi madali na yung TV. Siguraduhin muna natin na hindi na tayo tinotalk shit ni Frank. Yeah, pag nandito sabi na yung TV. Kasi kahit pag nandito na yun. Libu-libong tao makakarod na ito, Koy, Frank. Pag nandito na yun, kahit si D2P, kaya bumili ng TV. Yes, oh, sir. D2P po, pinakamagandang setup in life. Hey, alam din. All net eh. Pre, simula kay Bagoy na Koy-Koy. Paigot na y- Grabe, talo setup namin lahat. All net, ang putang ina. So, Frank, ha? Kailan ba kukunin yun? Pwede ko nang pick-upin mamaya yun. Ay! Uy! Ay, teka lang. Sinabi na sa... Ay! Oh, naka-record yun. Ha? Naka-record. Naka-record yun. Ay! Hindi umuoo. Hindi umuoo. Koy, pag hindi pila... Tol, ano hindi umuoo? Isinabi ko na na... Oo nga. Sabi nga sa casual yun. Basta pag naano ko na, pag parang gusto ko na siya, parang kunyari, nung sinabi ko kay Kika na ano, Kika, palalam mo nga dito yung meets mo. Sa isip ko, akin na to, na nandito na si meets okay. Eh. Paano mo? Kino pala yun, Frank? Eh, kasi ano bang rason para bumalik sa bahay niyo yung meets, di ba? Oo, kayo magkakamali dito. Pansin ko ganun, lagi ako ganun since dati pa lang. Basta, okay. Basta hiniram ko na, akin na to, di ba? No? Matik na. Matik na, di ba, tol, no? Oh. It's an honor na ano. It's an honor, go. Na hiniram ko yung mga gamit nyo at inangkin. Kunyari, may naganap nung ano mo sa inyo. Asa na yung racing mo dito, Frank? Nakaibugoy na kuy-kuy na eh. Weh, nakaibugoy na kuy-kuy! Weh! Oh, di ba? It's an honor, Frank. Hinold up kita ng ganun-ganun lang. Let's go! Bok mo na lalamove. Di, ang pipikapin ko na nga. Ang bahala dyan. Pick up, baka masira pa sa lalamove. Di iingatan ng lalamove yun. Baka mag-drive din yung lalamove nun. Na-simulator. Sinuportahan tayo ni Frank mag-sports car, Koy. Eh. Ganun mo isipin yun, Frank. Sinuportahan mo kami mag-drive nito. Koy, narinig ko. Oo na, oo. Sambay pa. Ay, umo ko na. Dalawang pasok dito. Sabi ko, oo, sinusuportahan ko kayo. Tahanap ko na yung mga effects. Oh, yan na. Yes, ma'am. Hindi naman. May isang salita naman yan si Frank. Si Frank, gago kilala ko. May isang salita yan. Pati ko eh. Pre. Magtanong-tanong na raw, oh. Sob ko yan eh. Kaya ano na tayo, move on na. Oh, next topic na. Kamay mo muna. Next. Ayun na po, masasaksihan nyo. Agreement. Ayoko na mga ganyan kamay-kamay. Apiro na kami. Marami ka nang nabiktima niyan ko. Inasaksihan ko yan sa Taiwan. Marami nang kumamay. Okay, natawag ni Koy dyan, the devil's hand. Yan yung tawag ni Koy dyan. Tama, God's hand naman. Ay, God's hand ba yun? Devil, God's hand tawag ko dun. Frank, okay, ayaw mo ilagay dito. Ano ang rason? Bigyan mo lang ako ng magandang rason. Bakit di ilalagay dito yung games na yun? Yung driving simulator? Wala. Mag-iisip ako. Ano? Wala ang rason, Frankie. Walang rason kasi mag-iisip pa. Ikaw na nagsabi, hindi mo ginagamit. So basically, bigay mo lang. Wait. Na lang. Frank, makinig ka. Ikaw na nagsabi, hindi ko ginagamit. So basically, pinagdadamot mo lang. Hindi. Frank, na dito yung tropa mo, magaling mong boy. Yeah, bigay mo, Frank. Dami rin kasi sinasabi niya. Sige, bigay mo lang. Ganyan yan. The more na araw-araw ka, yan. Mas marami kang blessing. Oo. Tsaka naman sports car ka na nga. Sabi na yung... Koy, ayaw niya tayo magkaroon ng sports car. Hindi, nag-attract pa ako Lamborghini ngayon eh. Di mo ma-attract yun doon. Dito mo nilang drive-in yun. Minsan ginagano. No. I-attract mo yung Lamborghini sa sports car mo ngayon eh. Yes. Next level. Yes. Round 2 kay Koy. Kapre, bigay mo kapre. Oh, di ba? Oh. May round 3 pa. Kamayan na muna. Kamayan mo na. Magmubo na. Tawin na nagdadamot lang, no? Walang rason eh. Pag meron siyang rason, hindi siya nagdadamot. Yeah. Pero walang rason. Pa. Hindi, ganito wala talaga. Wala kang maiisip eh. Gagamitin ko yan sa shop. Gagamitin sa shop, my ass. Kasi magko-collab ko. Makinig ka muna, may plug na ako eh. No? Magko-collab. Dapat di ko muna sasabihin to eh. Pero may collab kasi kami ng Stans at saka ng MSC, saka ng South Scene. Okay. Ang gagawin ko, magpapakarera ako sa shop. Tapos, time trial. Nakita ko kasi yun sa sa BGC. Mabilisan. Okay. Kailan yun? Para makasali ka, bibili ka ng merch, register ka sa time trial, 2 days yun. Ang pinakamabilis. Pwede kami sumali doon? Pwede, syempre. Pwede. Okay. Kailan yun? Basta this year. This year. So pagkatap, January. Okay. Hindi. Mali. Say no. Mali. Bago mag...
mag-game dito na yun para nagpa-practice kami. Hindi, gano. Hayaan mo na, sige, mapupunta rin naman sa akin. Wala kaming practice eh. Hayaan mo na, makapaghintay tayo, son. Makapaghintay. Gege. Ano ba naman yung... January, koy. Kamaya mo na January. Wala nang ibang lason, ha? Hindi ba yun yung prize nung mananalo dun sa time trial? Papa, ibibigay mo sa kanila yun? Sa hindi mo tropa? Yun ang ipaprize natin? Koy, kaya mo naman bumili nun. Ay, ipapaprize ka talaga. It's an honor na bibigyan mo ko nun. Akala ko papakontest ka lang dun. Hindi, yung mananalo. Kanya na yun? Hindi. Kanya na yun? Hindi. Oh, wag daw. Wag daw. Ganto na lang. Ano ang price? Ano ang price? Yung motor mo na lang. Yung motor mo na lang. Tama. Oh, yung motor mo na lang. Diba? Sa kagustuhan mo ng driving sim, dong, ipapamigay mo yung motor ko. Hindi mo rin naman natatrive eh. Yung motor na nga, hinihingi ko, ayaw rin eh. Oh, kasi hindi naman ginagamit. Nagdadamot lang. Ano rason eh? Diba? Ano rason? Ba't di mo ibigay sa akin yan? Di mo ginagamit. Diba? Di, ibibigay niya. Ano ba naman yung manibela sa tropahan? Ano ba naman yung, ano ba naman yung motor dong, no? Manibela lang yun. BMW lang, buti hindi ko na ano ba naman yung BMW lang ano ba naman yung si Frank na mauna? Bala man yan. May gasgas pa nga yun. Ay, po ang pamigay. Iyo na. Parang gag. Gasgas naman yun. Parang gag. 200 kilometers niya tinakbo eh, no? 200 kilometers pa lang. Hindi, 80 ata. Bigay mo na. Sariwang sariwa. Uy, doy, bibilin mo yun, di ba? Oh, ay, benta mo, di ba? Bili niyo sa akin yung motor ni Frank. PM, oh, DM niyo siya, no? Budoy 613. Budoy siya na bahala dun, no? Pag di siya nag-reply, pwede niyo akong message. Ang code lang ng pag-PM sa akin, BMW. Ah, yun lang. Yun lang. Oh, oh. May code pa. May code lang. Special BMW. Price yan kasi hindi ko ginagamit, yeah. Di ba langaw? Langaw. Hype langaw. Para mas madaling maano. Dapat nga mas mahal pa yung BMW mo kasi ako magdodor-dodor sa kanila. Bakit mo wala lang dahil naglag yung internet nyo, hindi si Puto yun. Wala ka yung internet. Magdodor-dodor lang eh. Hindi mo lang pa magdodor-dodor ka lang pala. COD na lang, pre. COD. Akin. Uy, magtanong ka na doon. Tuloy ba to? Oo, oh, magtanong ka na. Oh, eto, may isang minutes. Tanong para sa... Parang para sa ito, Koy. Kanya lang. Paano kung makancel ka sa mga controversial mong opinion tungkol sa square na relationship? O kung di para sa inyo, paano mo ito tatanggapin at anong gagawin mo para ituloy ang game? Question ni Pat. Pag naka-cancel ako, parang tanga sila nun kasi wala mo ako sinasabing ano eh. Diba? Light lang nga sinasabi ko eh. Pero let's say maka-cancel nga ako. Ha? Paano? Alam mo, hindi, hihinto ba ang pera ko? Hindi, kanina inisip ko yun. May mga iba naman akong discarded din eh. At meron akong mga ibang ways na hindi nila maka-cancel. Maka-cancel ba nila yung free Telegram group ko? Oh. Hindi. Diba? Yung mga ibang ways, kaya nga nangulekta na ako ng iba, kaya nga hindi ako nasa isang platform lang eh. Kasi kung mawala to, meron ako dito, lipat ako dito. Tsaka, ang maganda niyan, pag meron ka talagang solid na following, kahit saan ka pumunta, susundan ka ngayon nila. Yes. Diba? So kahit mag-end up ako sa Pornhub, susunod yung mga yan sa akin. Yeah. Pornhub.com/BugoyNaOyKoy. Official. May magsisearch yun ngayon. Pusahan tayo, tinan mo. Ba't binunyag mo yung isang discarte niya? Ay, gawa na nga agad ako account doon. Baka makuha pa yung ano eh. Baga na mamonetize yung ano doon. Oo nga, ano? Sayang naman yung mga video-video dito sa phone ko. Mag-content creator na lang tayo doon. Doon, no? Mag-content creator. Ano, Lakwiki. Lakwiki, oo. Dabalabas yung puwet ko kayo. Madami tayong mga dolphin shots dito. Malakas pa ba kaya ngayon yun? Yung discarding. Parang ko hindi na. Wala na, oy. Hindi na, patay na. Malakas na yung ano, yung kabilang, yung bago. Ganun na. Ganun na ang mundo. Makatotohanan yung gusto nila ko eh. Sa tingin ko hindi, malakas pa. Malakas pa rin? Kasi unang panon, talagang buong. Hindi, sa bagay hindi, may karoon pa rin, gigets ko. Okay, tanong. Okay, tanong. Question. Nasagot na yung tanong mo ah. 22 na. Medyo wait. Sige, next na tayo. Ano, cut muna? Oh, sige, cut muna para ano. Yeah. Next na
Next tanong. And we're back. May sunduin ka pa mga okay. Tsaka may next pa tayo na question. Segment. Ano mas okay kung bibili ka ng isang bagay, full payment ng cash or installment? Example, kung negosyo at kotse. Tanong ni Paulong Pagong. Okay, ano ba ang ano? Ang advantage ng cash? At sige, itimbangin natin. Advantage. Parang yung tropa nating Taiwan, cash sila, cash lagi sila umano, 'di ba, no? Si Frank. Tingin ko depende. Depende yun. Depende sa cash flow mo. Tsaka yung rin total stress ng tolerance mo. Kung yung stress tolerance mo, ba kaya mo ng installment o kaya mo ng isang big time? Yeah, tama si Frank. Tapos yung pera mo ba? Hindi rin biro gawin yung isang big time. Yung bubuuhin mo muna, di ba? Mm. Yeah. Pero kung maluwag sa'yo, Koy. Ano na? Yeah. Pero kung maluwag sa'yo yung ganun, mas okay. Mas okay yun. Depende kung magkano pera mo. Yun nga, depende. Diba? Depende kung sa cash flow. Depende talaga diba? Kung... Alam mo, kaya mong i-cash yun. Sa goals mo rin. Kung gusto mo bang palakihin yung cash flow mo, mag-installment ka. Advantage? Lagay mo sa business mo yung pera. Kaya tanong lang niya ako anong mas mabisa. Anong... So ang sagot depende sa cash flow mo. Yeah. Okay, so ano yan? Bali, ano yan, no? Cash, kung bibili ka ng bagay, full or payment. Or financing. O installment. O cash o installment. O cash so depende sa situation. Depende sa cash flow mo. Depende sa stress tolerance mo. Medyo mababaw tong ano mo eh. Basta depende. Tsaka depende rin sa bibilin mo. Depende sa sa'yo. Ay. Pero kayo, isa-isa. So at ano, the end of the ano, day... Ano sa inyo? At the end of the day, mag-calculate ka. Gusto mo ba para money in o money out? Ako para sa... Depende sa laki ng bibilin. Ayun nga eh. Depende rin talaga. Sa laki ng bibili. Ah, kasi ako, installment trip din ako eh. Hindi, minsan nag-cash ka rin eh. Minsan nag-cash ako. Kaya nga depende siya tol. Depende rin nga. Pero kung kaya mo talaga i-cash, cash mo. Kasi may level naman ng wealth na pwede, wala, doesn't matter na kung cash man o installment eh. Oo, yung mayayaman. Wala naman silang bakas. So depende rin talaga sa'yo. Kailangan malaman namin kung ano ngayon yung status. Ito ay nakakatawa eh. Pinagtatawa nila yung installment eh. Yung mayayaman nga, 1 million. Yung per month nila na ini-install eh. So, tinan mo yun. Tol, nung bumili ako ng auto, tinanong ko yung may-ari dun nung basically buy and sell. Uh-huh. Sabi ko, marami bang bumibili po sa inyo ng cash o installment? Ano pong mas marami? Sabi niya, kung installment. Maski mga big time politicians, everything installment. Ang nagka-cash, yung mga halimbawa, foreign, hindi pwede mag-own. Hindi pwede maglagay ng papers dito. Yan yung mga nagka-cash. Pero ako gusto ko talaga yung cash. Mostly installment. Cash na... Parang yung kay Koy, paglipat mo dito, Koy, kinash mo to ng isang taon, di ba? Mm. Talagang na-realize ko doon, tangina, isang taon tayong walang iisipin na ganun. Monthly. Pero depende rin. Ako, mas minsan gusto kong installment. Ang luwag nun. Oo. Oh. Minsan gusto ko. Di, pero yung 10K ko, maganda yun kung cash. Di ba lang, manat. Eh, gusto ni Koy installment eh. Eh, gusto ko installment. O, 1-5 muna, Koy. Okay, lumalaban years. Ako sa 10 months. Divide 10 months to pay. 10 months to pay. Walang problema. Pero kasi minsan pag, ano eh, pag installment, pampagana rin. Pampasipag. Na may obligado, may karapatan kang rumatrat. Hindi ka pwedeng, kunyari, binayaran mo ng pool. Minsan, ano ka nun eh. Mare-relax ka eh. Ikatulad na may hulugan ka. Ah. Yeah. Pampasipag ba para sa akin? Wala, depende yan. Testing depende mo kung ano. Saan may pambayad ka? Ano? Yeah, yeah. Next question. Next question. Ano mapapayo mo sa isang crew na hustling? Tapos yung pinaka-leader na wala ng gana sa hustling simula nung nag-break sila ng girlfriend. Tanong ni Amir Guzman. Hanap ka ng bagong crew. Hanap ka ng bagong leader. Leader. Oo, yeah. Hindi yan yung leader. Baka nasa maling leader ka pa to. Hindi mo pa... Ito kaya nga ayokong makipag-work sa mga lalaki na kontrolado sila nung babae nila. Kasi pag nag-away sila, i-stop yung discard. Yeah, lagi yung sinasabi sa akin dati. Yan kung inaalala ko yun sa mga... Minsan, pag nakikipag-business... May makakausap tayo. Oh. Pag makipag-business deal, yung muna kinukutuban ko, ano bang relationship niya ito sa... babae niya. Kasi mabigat yun eh. Importante yun. Yeah. Oh, imbis na nag-concentrate kami buong araw. Sa meeting pa lang ko eh. Oh, sa meeting pa lang. Malalaman mo na eh. Minsan kailangan na niya umalis sa meeting niyo kasi tinatawagan na siya nung exactly. Partner. Puta, meeting pa lang to ah. Magkaroon ng ganung problema sa future ba na may gagawin kami importante. Bigla nasa sulok siya, nakikipag-away siya sa chat sa asawa babae niya, di ba? Mag-usapan natin yung pera, di ba? Hindi yung ano. Ano ba love? Hindi mo ko naiintindihan. Nasa meeting ako. Yung papatunayan niya pang nasa meeting. Nasa meeting niya ako. Kasama
ako. Pero yun din yung mali ng iba eh, you know? Ano? Di ba sa mafia, ganun din eh. Kung baga nauhuli sila dun din sa katrabaho nila sinasabi mo eh. Ano, ano? Sa babae din, napafucked up din sila talaga dun. Oh, bandang diba, huli. Diba? Sa bandang huli. Laging, malaking chance na butas yung babae lagi. Kahit yung mga kalaban mo eh, ang unang attack, hanapan nila ng butas yung babae mo eh. Diba? Yun ang weakness mo kasi basically, normal na lalaki yun ang weakness nila eh. So, dun ang attack eh. Kaya nga para sa akin, ang protection, kaya yung babae, parang kanya protektahan. Yep. Dapat si babae, hindi siya magsilbing butas mo. Kumbaga, yun ang way na maprotektahan kanya ba? Hindi ka basta-basang makakausap ng mga ibang tao, hindi siya ma... Diba, ma nagigas mo? Yes. Parang queen sa chessboard. Kung paano trumabaho yung queen sa chessboard, ganun mas din. Magandang ganun din. Yun ang dapat. Yung queen, ilang moves ginawa nun bago napatay yung king. Mm. Kung napatay, oh, natalo ka man. Handa nga magpakamatay yung queen. Kaya nga siya, ang dami niyang moves eh. Kasi lahat ng moves niya, sacrifice. Ginagawa niya para maprotektahan nga yung king. Eh. Or mapatay yung kalaban, di ba? So, yep. Tinan mo kung gano'ng alakas yung power ng queen sa chessboard, kaya niyang pumatay ng mga kalaban kung anong paraan gusto niya. Yep. Yep. Any moves. Kaya rin niya protektahan yung king ng kahit anong paraan na gusto niya. Yep. Any moves. Pero ba't nang huli, pag nawala yung king, end na yung game. Correct. Pag nawala yung queen, tuloy pa rin naman yung game. Yeah, kaya pero powerful talaga yung queen. Of course. So protect course. The king at all costs. Oh. Para sa akin, hindi question nyo na sino ang mas malupit dun sa dalawang yun. Hindi, dapat ko, combo yun. Mag-combo kayo, di ba? Combo. Combo yun eh. Kasi nga, sabi nga nila, the king usually nagsa-strategize, thinks of the big moves, nakikita niya yung bigger picture, may foresight siya. Yung babae, most likely, tutulungan sa pag-execute. Execute, oo, totoo. Di ba, yung mga, halimbawa, mga first lady, di ba sila yung pinapadala usually ng presidente para sa makipag-usap sa ibang bansa, mag-ayos ng ganito, mag-ayos ng ganyan, di ba? Sila yung pinapakilos. Para lang din yung ibang presidente. Sana hindi. Hindi mo siguro ganun, pero, you know, that's part of it. May charm kasi yung babae. Hindi lang, mali lang yung word ko. Mali lang yung word ko, pero... Tama, gamitin yung charm. Gamitin yung charm. Kaya magandang CEO usually or mga managers babae. Kasi pag nagagalit sila, ba, pagalitan mo isang buong crew ng lalaki, parang okay lang. Kumbaga, alam mo yun, parang okay lang. Nagagamit niya yung charm niya. Iba yun kapag, halimbawa, lalaki ka, tapos pinagalitan mo yung crew mo, parang kupal si boss, ha? Parang ganun, di ba? Iba, magkaiba siya ng vibe. So, minsan... Maganda rin talagang i-utilize mo yung charm, yung soft energy ng babae. Frank question. Nararanasan mo ba yan personally? Oo naman. So si ano ang pinagaano mo doon? Oh, usually pinapaharap ko sa mga tao. So yung mga tao mo ganun ba minsan tingin sa iyo? Tulad ng sinabi mo. Kumbaga para pag ako na medyo malalim na ano na to. Yeah, yeah. Oo, kumbaga. Hindi din ginawa niya. Kumbaga, hindi na pag ako na yung lumabas. Pag hindi kaya ni babae mo, lalabas ka na. Oo. Gets. Kesa ma-desensitize sila sa'yo, na parang lagi ka na lang nandyan, lagi na lang ikaw yung nag-ano kahit maliliit na bagay. Weird din eh, kung makikita mo yung leader mo nag-aayos ng masyadong maliliit na bagay. Yeah. Paano yung nasa tuktok ng mga responsibilities? Paano mo nagagawa? Nandito ka, naggagawa ka ng mga maliliit na task mo. Diba? Kaya ngayon nga sinasabi ko, yung mga maliliit na task, dun sa babae ipagawa yun, magaling sila sa ganun eh. Tama. Diba? For example, paperworks. Diba? Usually sa business. Madalas babae ang mag-asikaso ng bills. Paperworks. Yeah. Mas para dyan sila. Yung, diba? Mas secretary, assistant. Mas ganyan sila. Maasikaso talaga sila. Diba? Hindi sila naiirita sa mga paperworks. Ganyan. Lalaki, ayaw masyado ng ganun usually. So yun. So, ganun mga part. Diba? Ikaw, Ace, ganyan ka rin. Diba? Yung babae mo rin yung nag-aayos ng paperworks, mag-setup ng page, mag-ganito, ganyan. Diba? Tapos ikaw mag-lead. Kung mag-orchestrate. Alam mo, iniisip ng iba pag yung nakikilala nila ako, iniisip nila parang brutal ako dahil ang dami kong inuutos sa mga babae ko. Tapos sila, wala silang inuutos sa mga babae nila, di ba? Kaya nababalo yung babae nila eh. Hindi occupied yung utak ng babae nila, alam mo yun? Pag yung ginagawa yung babae ko, kung anong iniisip niya ni, kaya bigyan mo siya ng magagawa ba? Masaya pa siyang ginagawa yun. Tililing pag walang naiisip. Oo, tililing. Lamdin. Okay, next. Next question. Koy, agree ba kayo na ang pagiging healthy ay ang highest form of wealth? Tanong ni Flip Flip. Yes. Kamu mo kay Ace. Ace. Ace makakasagot niyan. Usapang health kay Ace. Usapang health? Is Ace yan.
Naka-healthy ko na to. Huwag niyo ako gayahin, yun lang yun. Parang si Ives, parang si Ives Presco yan. Sabi ko kasi, di ba, sabi ko, tayo ng Ives itong galing mag-advise sa life po. Ang gulo-gulo naman ng life. Sabi niya, yun na nga yun eh. Huwag nila akong gayahin. Ituturo ko sa kanila kung anong dapat nila di gawin. Kami ang basihan. Kami ang basihan ng mali. So, huwag nila gayahin. Pero alam mo, tol, sa tingin ko, highest form of wealth. Kasi kung, tol, para sa akin nga, tol, kahit hindi ka pa mayaman, basta buhay ka, parang para sa akin considered ng mayaman ka. Kasi may chance kang yumaman ngayon. Buhay ka eh. Kasi kung patay ka, wala ka ng chance yumaman ngayon, di ba? Yun, mahirap ka na talaga nun. Kaya, kahit sa inyo na wala pa sa status ng financial na gusto nyo, pero buhay kayo, consider nyo nang mayaman kayo dahil buhay kayo. Yung iba nga, tol, yung iba nga, hindi na nagkaroon ng chance mabuhay. Like, nalagay lang sa puson. Di ba? Nalunok lang. Diba? Kaya nga, buhay kayo. So, sapader. Sapader? Ba't naman ako po sapader? Ito'y tumalsik sapader. What the fuck? Sapader? Hindi pa ako nakaano nun. Ah, wala. Sapader. Hindi ka pa nakakita ng mga ganun. Grabe naman, sapader. Messi. Di ba? So, yeah. Okay. Hanggat buhay ka, mayaman ka, son. Or may chance kang yumaman, maging masaya ka na lang. Yung iba sa inyo, buhay kayo. Ang dami nyo pang nire-reklamo. Like, ang dami nyo kalungkutan na shit. Lalo pag nakikita ko sa Twitter, yung mga ano, ang dami nilang nire-reklamo, yung mga tao sa Twitter. Ganto, sad ganyan, story. Takinan to, buti nga, buhay kayo. Para sa akin, yun lang importante. May bago nga ako natutunan kay Shano ko eh. Oo, ano? Shano. Pag may lumalapit sa kanya daw na mag-ano ng ganyan, kunyari kung ano talk shit, sad story. Sad story. Oo, ganyan. Oh. Sabi niya agad, huwag mo kwento sa akin yan, kikwento ko sa iba yan. Para layuan siya ng mga layuan. Oo nga, no. Okay yan. Ayun na nito ni Shano, ang galing niya. Alright, next question. Next question. Gago, magsusundo ka pa ng mga tao. Wala pa ka eh, meron na ba? Oh, di ba? Oh, di ba? Paano mo mapapalabas or madidiscover ang best sa isang babae na hindi niya alam na meron pala siyang ganong shit? Tanong ni Andre Edrosa. Paano mo mapapalabas ang best ng isang babae na hindi niya alam na meron pala siyang ganon? Ako sa tingin ko, tol, kailangan muna palabasin mo yung best mo. Sa sarili mo muna. Like, gawin mo muna ng superhero yung sarili mo. Yung kakaibang, yung malupit na karakter talaga. Ngayon, madali mo nang matuturo sa babae yun. Hey, parang ano yun, Kuy? Ano? Pag sinimula mo yung sarili mo, everything follows eh. Yes. Damay-damay na. Yes. Ganon. Okay. Ganun lang kasi simple. Ganun lang kasi simple ang sagot. Okay, what's more important to you? To be feared or to be loved? And why? Tanong ni JD. English din ba 'yung answer diyan? Tagalog. What's more important to you? To be feared or to be loved? Magandang tanong 'yan eh, okay. Pwede sumagot nung wala sa question niya. Paano mo masasagot? Ha, sasagutin mo 'tong wala sa question niya. Sa option niya. Wala, mas gusto ko 'yung respect eh, kaysa sa feared or love. Ayan lang nga yung option. Ayun nga eh. Feared or love? Ako rin. Fear. Ang sagot niyo, fear? Fear. Depende sa tao. Ako igigit na ako. Or in love. Or fear in love. Gitna pa rin. Yung or. Tama. Yung or. Yun ang pinakamagandang timpla sa lahat lagi, yung gitna. Kumbaga, love nila ako pero natatakot din sila na mawala yung love ko. Yeah. Di ba? Takot sila sa akin pero love nila ako. Nalilito din sila eh. Alam mo yun, no? Kaya ano ba talaga? Sundin ko na alam to siya. Di ba? Kumbaga sa akin, kumbaga, yo, gawin mong tama yung pinapagawa ko sa'yo, makikita mo yung lovely side ko. Pero pag di mo ginawa, matatakot ka talaga sa akin. Di ba? Kasi so, di na kita love. Yan ang magandang timplahan doon, son. Yeah. Alright. Pa. Next question. Koy, kapag ba nakahanap ng king ang red flag na babae, maaari pa rin bang maging bumalik sa pagka-feminine ang babae? Tanong ni Emil Peralta from Panapaan 3. Depende kung gaano siya ka-red flag. Gets? Yeah, depende. Sige, ilagay nga natin sa super red flag siya, no? Kunyari, super red flag siya. Kasi pag sinabing super red flag,
isa na pwedeng madaming body count. Hindi, bukod pa doon yung effects nun. Let's say, kunyari talagang fucked up na siya. O kunyari yung pagka-red flag niya ko ay damage. Oh kaya nga, fucked up na siya mentally. So, ikaw, ano masasabi mo? Nakahanap siya ng king niya. Pwedeng oo eh. Ako, sa tingin ko oo. Pwedeng oo. Oo, sa tingin ko oo. Ah, pwedeng oo, pero on the run, pwedeng lumabas pa rin yung pagka-ano niya ko eh. Yung? Pagka-red flag niya. Kasi damage na siya ko eh. Pero depende sa pag-handle ng king yun. Oo. Oh, yun nga, ganyan nga. Pwede rin sa pag-handle ng ganun. Ikaw. Set? Frank. Ako sa tingin ko, pwede siya. Magiging feminine pa rin. Ha? Pwede. Pero yun nga lang, nakakalito din sa side ng king. Kasi sa side ng king, maraming green flag na umaaligid. Yeah. Yeah. So tatamarin ka ngayon tsagayin tong red. Yeah. Kasi maraming green. Check mo rin yung perimeter, tama. O, di ba? Ganun. Tama. Pero sa, kaya. Pero pwede, sa ito, sa siya. Sitwasyon na to. Pwede. Pero kailangan, huwag nang tatanga-tanga rin yung babae kasi, ano eh, pwedeng, kumbaga dapat, ano rin siya, kung matalino siya, magsusundin lang yung king. Kumbaga, basically, alam nung babae na damage siya. So dapat, si babae, hindi niya pagkakatiwalaan yung sarili niya. Alam niya dapat yun na, yo, mali-mali ako magdesisyon. Napatunayan ko na nga yan buong buhay ko na mali-mali ako magdesisyon. Siguro, itry ko muna tong isang way dito Koy. Na pakinggan ko tong king na to. So, kasi yes, ito sir. Tama yung mga desisyon niya eh. So yeah. Kahit pasabihin nung nararamdaman ng babae na ito yung gawin mo, ito yung gawin ko, hindi niya ngayon pakikinggan. So wait. Papakinggan niya pa rin yung king. May babae ba na ganun? Ah. O ituturo nung lalaki yun na parang yun yung sinabi mo na yo, damage ka, kailangan hindi mo pakinggan sarili mo. Meron bang babae na marirealize niya yun sa sarili niya? Pwedeng meron. Self-realization? Sa tingin ko, rare. Rare. Kasi, pero posible siya. Pwede posible, oh. Pero rare siya. Kasi sa mundo ng babae, medyo hindi kailangan. Sa pag, yung way of life nila, medyo hindi kailangan yung self-realization sa kanila. So, hindi ka tulad sa ating mga lalaki, kailangan check lagi sa sarili. Check. Pag nagkamali tayo, ba't ba ako nagkamali? Pag iniwan tayo ng girlfriend natin, ba't ba ako iniwan? Lahat check. Eh. Pag nasapak nga tayo, iniisip agad natin, ba't ba ako nasapak? Yes. Diba? Maraming check. Hindi, so, hindi ka tulad sa mundo ng mga babae na pwede lang isisi lagi sa iba eh. Uh-huh. Diba? Yeah. Kunyari, iniwan nga sila nung lalaki, isisisi na nila sa iba yun eh. Tama. Diba? So, kahit mali-mali sila, usually kasi meron at merong sasalo sa kanilang exactly. Yes. Kaya hindi nila nalalaman na mali sila. Yeah. Diba? Kaya hindi masyadong ano sa mundo nila ang self-realization na ganun. So ang realization ng red flag na babae, depende sa mag-guide sa kanya. Ang realization? Depende ng pwedeng depende sa babae. Mas magaling depende. Sana kung magsimula sa babae. Pero rare nga, sa tingin ko, ayun medyo nga, kasi rare ang babae nagsiself-realization, di ba? Parang gano'n. At saka yung mga yung makakarealize na babae, medyo may edad na sila. Yun, kaya nga, late na. Nadudulit, darating. Oh, diba, tol? OG na siya. Alam mo nga, tol, ito pa nga ang medyo na natutunan ko lately. Di ba, let's say, kunyari, minsan, tol, gusto ng babae yung kwento na natalo sila o na biktima sila. Yung drama na kwento niya, minsan gusto nila yun eh. Parang kunyari, ito lang. Sellable same, eh. Sellable eh. Madali mabente. Parang kunyari, let's say, kunyari, siya yung babaeng niloko nung lalaki. Gusto niyang sakyan yun, yung kwentong yun. Yung nakakaawa siya na, minahal ko siya dati, pero niloko lang niya ako. Gusto niya yung story ang yun tuli. Oo. Ewan ko kung dahil ba sa attention na nakukuha niya doon. Malamang. Diba? Pero gusto niyang sakyan yun. Kaya na-realize ko nga rin, let's say yung mga ibang babae na dumaan sa buhay ko, at let's say wala na, tapos gusto nilang bumalik sa akin at hindi makabalik. Gusto nila yung story ang yun eh. Oo nga. Diba? Yung ganun yung twist sa kwento yun, na-i-enjoy nila yung story ang yun. I guess mo? Ganun. So, sa tingin ko, yung ibang babae, sinasakyan nila yung gano'n. Kumbaga, akala natin, nalulungkot sila na gano'n sila. Hindi, gusto nila yung story ang yun eh. Sila yung victim, ganyan. May mga babaeng gano'n ba? Gets? Yeah. Parang kunyari, ikaw yung babaeng, let's say, kunyari, ikaw yung babaeng nabuntis ni Chris Brown, tapos iniwan ni Chris Brown. Gusto niya yung story ang yun. Mm-hmm. Eh, guess mo ba yung pinanggagaling ko? Napapansin ko lang na gano'n. Gusto niya yung ang sarap. Ang daming ganong kwento ko eh. Kukwento niya sa iba yun. Yeah, ako itong ganyan. Tapos paaawaan siya ng mga tao. Depende rin ba yun sa lalaki?
Ano na? Sa lalaking nakabuntis sa kanya. Oo, oh, depende yun. Depende diba? Yun. Oh. Paano kung hindi si Chris Brown yung nobody lang? Oo nga, itatanggi rin nila yun. Itatanggi rin nila yun. Oo, ibang kwento yung... Depende rin sa ano yun. Parang meron akong babae dati na hindi ko na siya babae, di ba? Pero proud siyang... Babae. Naging babae mo siya. Oo, oh, naging gano'n. Mali yung decision niya. Sobrang tanga yung decision niya na... Tanga. Na umalis siya sa akin. Pero gusto niyang sakyan ngayon yun na, yeah, ako yung dating babae ni Kuy Kuy. Proud pa siya doon. Proud siya doon. Oo. Oh, kumbaga ka, sa mga kwentuhan, ako yun, ako yan, ako yan, ako yan. Pero tanga ka. Kinaya talaga nila yung mga teleserye dito sa Pilipinas. Eh. So yeah, exactly. Pa, gusto, basically, tol, pag sinakyan nila yung story ngayon, parang teleserye ngayon yung life nila. Feeling nila sila yung bida yung... Boring. Ano, ayaw kasi nila ng boring. Eh. Kaya minsan gusto nila magtanim ng konting drama. Dyan, ganun. Parang kunyari, pag nag-away kayo, nag-away sila ng boyfriend niya, gustong-gusto niya yung away na yun eh. Yeah. Parang teleserye sa kanya eh. Parang teleserye, tingnan mo, lahat ng na-api, lahat ng madadrama na sa kanila, lagi nakatutok yung camera, so attention. Oo, no? Basically, attention lang din eh, no? Bandang huli, no? Papansin. Under kaya, all lang isang denominator, attention. Kaya iwas, man, sa tingin ko, dun sila umiwas sa babae, yung attention yung pinaka... May babae bang ganun, Koy? Ano? Oo, gago ka. Lahat ng babae gusto ng attention doon. Yun nga ang tanong ko, sabi mo umiwas sa babaeng gusto ng attention. Oh. May babae bang hindi gusto ang attention? Meron. Yung mga solid na babae, ang gusto nila transaction eh. Yeah. Para sa akin, oh, mag-focus sa isang transaction, baby girl. Paano tayo makakaangat sa life natin, di ba? Magtutulungan tayo. Gusto mo ako, gusto kita. Let's see. Ganda nun ah. Attention or transaction? Yung iba gusto attention lang eh. Di ba? Parang kuyari, yung iba tol, natutuwa na sila sa kuyari, may makakausap ako sa DM. Gusto na lang attention kong yun. Yeah. Pero kung matalino yung babae, pag sumama ako dito kay Koy, aangat yung life ko. Yeah. Pwede may makagawa kami ng empire namin. Yun ang solid na babae kung ganun siya mag-isip. So, transaction yung inaano niya, hindi yung attention. Yeah. Isipin mo, contento na siya sa attention na yun, yeah. Bakit di na lang mabuuhin yung, nakukuha mo na yung attention ko, may transaction pa. Makukuha mo pa yung attention lahat sa akin din. Yeah. Di ba? Ba't di mo lang buuhin? Oh. Tol, sobrang, ito ah, ewan ko lang kung matutuloy yung isang babae mamaya sa ano natin, Milk and Wine Podcast. May isang babae, di ba, na nag-message siya kay Labru, na ganyan-ganyan, sali daw siya sa podcast, blah, blah, blah. Ngayon, hindi na siya nagre-reply. So, hindi mo alam kung tutuloy ba siya mamaya. Yeah. Pero nung nireplyan na siya ni Labru ng mga instructions, kung anong gagawin, anong oras magkikita, bababa, in-stories niya ngayon. So gusto lang niya yung attention na yun. Yes, pero makikita ng mga tao, oh, invitado ka sa Milk and Wine Podcast. Dararara. Pero wala siyang intention na pumuntang Milk and Wine Podcast. So basically, grabe, ang babaw nung gusto niya yung attention lang. Attention. Bakit di na lang, kuhain mo yung attention na yun at pumunta kang Milk and Wine Podcast pa rin. Well, yeah. Dugdyo, hindi niya naisip mas maraming attention to. Exactly. Kaya nga, yun nga ang point ko. Same lang din sa baldug talaga yun. Kaya nga sinabi niya tol, mababaw lang yun. Yung example ko rin yung sa katulad na yung makaka halubilo kong babae ba. Tuwan-tuwa siya dun sa DM ko. Hindi niya iniisip na pag sumama siya sa akin, mas maraming attention yun. At hindi lang attention ng mga villagers. Makukuha niya pa yung attention ko talaga. Yung buong-buong attention ko. Yeah. Hindi yung pangsamantalang attention ko lang na ilang reply ko lang, tuwan-tuwa ka na, ipopost mo pa sa stories mo, nag-reply sa akin si Kuy-Kuy, drarara. Diba? Pero, tangina, pag sumama siya dito, hindi lang yun ang makukuha niya ba? Ano yan, Dong? Ano yan? Baldog. Bayan? O, paano? Tapos na rin to? O, may isa pa? Isa pa talaga. Sa totoo lang, pang-apat pa tayo. Okay, diba? So, break. And we're back. Yeah. Let's go. Next question na dong. Okay, go, next question go. Tayo. Para kay Kika. Uy, wala yung para kay Kika eh. Dale, para sa'yo. Dito ka. Hindi, wag muna yung para kay Kika. Wag muna yung para kay Kika. Okay, ito muna. Anong gagawin nyo if you're freeing the bee but she won't go? Bitch. Tanong ni Vigor Daman. Vigo Daman. Ano ulit yung mga itanong maayos? Anong gagawin nyo if you're freeing the bitch but she won't go?
Vigo Daman ang nagtanong. Ikaw, Koy. Gagawin mo, Koy. Okay, lagyan natin sa sitwasyon ng sakit talaga sa ulo yung babae. Ha? Okay. Mm-mm. Lagyan natin ganun sa worst. Kasi gusto niya, ayaw niya sa babae, pero ayaw umalis sa babae. Tama ba? Aha. Uh-huh. Naalala mo yung usapan natin, Doy, na bandang huli pera lang din talaga. Kasi kung may pera, kalipat kami ng city. Naalala ko yun. Hindi ka mahanap. Naalala ko yun, no. No, ganun lang din, no? So, lumayo ka. Kasi nga, pwede mag-psycho-psycho yung babae na talagang di siya alis sa bahay mo. O, di ko umalis na yan. Bakit lang umalis? Sa'yo na yung mga gamit dyan. Nabaliktad eh. No? Diba? Tapos. Ikaw ang umalis. Tapos. Kung kaya mo na. Kaya siguro hindi makaalis pa. Hindi mo afford yun umalis. Yeah. No? Tama. Pero kung afford mo na, bahala ka. Yun ang sagot. Ikaw ang umalis. Kung ayaw niya umalis, ikaw ang umalis. Lipat ka lang ng city. Tapos na eh. Next month, aalis na yun. Wala nang na pambayad dun. Oo, di ba? Hintay mo na lang. Siyempre, di ba? Sige, sa'yo na yung deposit. Tama, sorry, tama. Mate, sorry, mate. Sorry, mate. Nasagot ba yung tanong? Sagot yeah, yung tanong. Yeah, yeah, yeah. Okay, di ba? Yep. Ito, yung para kay Kika. Para kay Kika. Akin lang yan, ha? Paano mo ginawa na may anak ka na sa una mong asawa tapos okay. Nakapagdagdag ka? Nagdagdag lang ako. Tanong ni Papa Jesus. Tapos. Nasagot ayun lang, sagot ko. Nagdagdag lang ako. Ganun lang. Wala nang mahabang explanation. Tol, alam mo, lagi rin ako nakakuha ng ganyan tanong. Lagi rin ako ng ganyan tanong. Pinapakomplikado pa kasi nila eh. Kadalasan na, tol, kahit mayayaman pa, na nakakausap ko, explain nila sa girlfriend nila kung ano ang advantages, pag dalawa yung girlfriend, ganyan, explain pa nila. Tayo na, wala naman talaga gawin. Pag meet, pagkitain mo lang sila, di ba? Surprise. Surprise. Meet and match. Oh, pag, ganun lang kasimple. Pagkitain mo lang sila. Ngayon, let's say, kunyari, ayaw ng main girl mo. Aalis yung main girl mo. Ayos lang. May isa ka pang bagong nagkakagusto sa'yo, di ba? Tapos harap ka lang ng iba. At saka doon mo malalaman kung sino talaga yung down gusto sa'yo. Kung may gusto talaga sila. Doon mo matitesting ng dalawang babae. Kung huwag mo na ipilit. Kung ayaw nila, edi ayaw nila. Malaya naman sila, di ba? Dami-dami. Yun lang yung pagtagpuin mo lang. Kasi pag nagsabunutan sila, well, siyempre, awatin mo. Meet and greet mo sila talaga yan. Oh, pero yun lang yun. Pagkitain nyo lang, wala nang, hindi talaga komplikado. Sa tingin nyo, may game pa akong ginagawa na magaling talaga yung ano, risk ko. Diba? Yung risk ko. Walang ganun game. Pagtagpuin mo lang eh, tas tingnan mo, ano, magkasundo ba ito? Hindi. Ayaw mo, hindi. Ayaw mo, okay, sige, fine. So, next naman. Yeah. Sobrang simple, son. Takot lang sila mawalan kasi ng main girl. Yeah, ang point nun. Kaya kung gusto niyong gawin yung mga gantong setup, dapat parang ready kayo na mawala yung main girl kasi yun ang point. Ayun ang chance niyo lang. Yes, sir. Dapat takot yung main girl niyo na mawala kayo. Yeah. Next question. Pag high value man ba koy, dapat pala my day ka ng sarili mo. Mga selfie ganun. Tanong ni Jack Maka. Baka high ka lang ha. Tanong ni Jack. Next, mate. No, bro. Ang turo kasi sa akin nila, oy, lifestyle dapat yung ina-upload. Hindi, baka nga high shape. Lala ko, baka kasi mataba. Kaya lifestyle lang yan. Hindi ka selfie-selfie eh. Oo, tsaka kasi screen. Pero ito yung parang bading, man. Hindi ako again sa bading ngayon. Parang lalaki ka, tapos gagalan-galan ka. So, hindi maganda yun eh. Wala kasi sila ganong pakialam naman talaga sa mukha mo, tol eh. May tulong yung looks mo. Pero plus bandang points, huli plus points ang plus looks. Plus points yung, pero bandang huli, ang ano doon, nagkakatuloy yung kung sino ka. Ano yung bigat mo bilang lalaki ka, nag-guess mo. Yun yung ano doon. Kasi minsan, parang yan, may pogi. Mapagmamayabang nila sa friends nila, eh, pogi yung nakuha ko, yung boyfriend ko ngayon. Tapos makikita ng ibang friends niya. Pogi nga, pero support. Di ba? Walang silbi yung kapugian mo kung support ka na lalaki. Ulaga. Mm. Di ba? Kung baldog ka. Baldog? Oh. Baldog. Yun. Baldog talaga. Sino ka pa rin? Yun yung mas nagmamatter yun. Pabuduy-buduy ka lang. Si Buduy naman lalaki mo. Oh! Ah. Oh! Kaya niya manghuli ng langaw? Kaya ba manghuli ng langaw lalaki mo? Oh. Kaya ba manghuli ng langaw? Akin na lang talaga talo. Yun yung pang impress niya sa date eh, no? Tinan mo to, baby girl. Kung lang ako nga, kaya kong paamuhin, ikaw pa kaya. Buday 6-1 to sa IG. Gotta stay fly, baby girl. Gotta stay fly, baby girl.
Stay fly. Stay fly. Stay fly. Stay. Fly, stay. Yo, dailyflightglobal.com. Stay fly. Ayan nyo. Next question, Koy. Last na yata ito sa mga nakuha ko eh. Well, go. Tangina, dahi pang oras. Paano mag-transition from 9 to 5 to full-time career-wise? Ano ang una o dapat malaman o dapat paghandaan? Tanong ni Lazy Taishi. Pangalan mo. Pantamad yung... Ito niya si Lazy Bone. Kaya naman. Lazy. Alam mo, Tol, sa tingin ko, wag, dapat palitan niya yung pangalan niyang Lazy. Masyado naka... Na-attract niya yung... Oh, but ito, Tol, ha, dun sa maliliit na bagay na yun, nagmamatter talaga. Kasi si ano, Tol, si 50 Cent, di ba? Meron siyang... Yung kagrupo niya si Lloyd Banks. Lloyd Banks. Na sa, sinabi talaga ni 50 Cent yun, kaya hindi siya ganun nakipag-work kay Lloyd Banks kasi tamad. Sabi niya, ito lang yung taong nakita ko na inuon niya yung pagkatamad niya. May tattoo nga siyang Lazy, tapos yung pangalan niya, Lazy Lloyd, shit. Parang ganun. May tattoo siya, isipin mo, sobrang ano niya, inuon niyang tamad siya. Kaya ayaw ni 50 Cent sa kanya eh. Oh, hindi niya ganong inaano yun si Lloyd Banks eh. Lloyd Banks Music. So masyado niya ino-own. So sa tingin ko palitan mo yung pangalan mong Lazy. Yeah. Yun muna. Yun muna. Ay, yun ang pinakasimula. Dun, kasi tinatanong niya saan siya, ano ang una ko dapat malaman. Ang una mo dapat malaman, palitan mo yung pangalan mong okay, Lazy. Okay, kunyari na palitan na yung pangalan niya, ano na ang next move niya. Mumulang 9 to 5 siya. Paano mag-transition from 9 to 5 to full-time to five, career? Lahat ba tayo nag 9 to 5? Hindi, no? Lahat ako nakaranas. Iba. Ako pasok dinanas ko muna yung 9 to 5 bago ko nasabing ayoko yung 9 to 5. Kaya nga, anong paano niya sisimulan? Sa akin, ginawa ako, di ba nung may 9 to 5 ako, pagtapos ng, di ba, 5 pag uwi mo, work on mo ng kahit 1 hour or 2 hours yung dun gusto mong career. Yung diskarte. Oo, kasi meron ko naman 24 hours, tapos 9 hours ko lang magtatrabaho. Meron ko pang 15 hours. Numbers! Di ba? Matutulog ka pa, mate. Eh, matutulog, 8 hours lang tulog may mo. May 7 ka na lang, mate. Oo, meron ka na lang 7. Rektar rebel ka lang. Hindi, work on mo lang ng 2 hours. Eh, kung 2 hours everyday ng 31 days, paano hindi mo napasok yung rebel at dito? At least may gagalaw, di ba? Di ba? At least meron na work on ko siya, ganun. So, ako sa tingin ko, yun nga, depende din sa tao. Kasi may mga tao na kaya nila na i-quit talaga itong 9 to 5 nila at mag-focus na ng ganun talaga. May mga ganun tao. Pero kung hindi ka ganun klaseng tao, huwag mo nang ipilit. I-keep mo yung 9 to 5 mo, di ba? Tapos simulan mo yung diskarte mo. Yep. Tapos huwag mo i-quit yung 9 to 5 mo hanggat hindi pa kaya nung diskarte mo buhayin yung sarili. Hindi ka pa sureball dun sa diskarte na yun. Hindi naman masamang 9 to 5 eh. Kaya nga. Wala, diba? Kasi nung sa akin kasi quit totally yung akin eh. Ginawa ko tapos wala na akong ganun. Tapos bilang diskarte. May mga ganun tao na kayang gawin yun. Mm-hmm. Di ba? May mga ganun. Pero tingin ko pag wala ka masyadong responsibility pa. Exactly. Magandang diskarte yun. Out ka na agad. Oh, nung ginawa ko yun, wala naman akong responsibility talaga. Mm-hmm. Wala talaga ako kahit bills, nung pinabayaran. Wala akong bills, walang anak. Wala talaga eh. So kung ganun yung sitwasyon, pwede ganun. Out ka agad. Boom, cold. Boom, out ka na. Tapos diskarte ka na. Kasi syempre, gigil na gigil ka ngayon kumita sa diskarte mo. Mm-hmm. Pero kung yung sitwasyon mo, kailangan mo may bills, may anak ka, dadadada. Kumbaga, kailangan mo mag-survive. Mm-hmm. Gamitin mo yung 9 to 5 as survival. Tapos, tama si Ace. Merong, sure ball to Ace, 4 hours eh. 4 hours kaya mo. Sure yun. 8 hours sa work, 8 hours tulog. Yung 8 hours, nandun yung biyahe mo, ligo, kain. May matitirang 4 yan, sure yan. 4, pinakamababa siguro 2 to 3. Enough yun kung araw-arawin mo. Ilang hours na yun sa 10 days, edi 30, 40 hours na rin yun. Di enough yun para bumuo ng side hustle. Pag yung net na kinikita mo doon, dumoble na doon ang sweldo mo, quit na yun. Yun na yun, sinyalis na talaga yun. Nadoble mo na yung kinikita mo doon, mag-full-time ka na doon. Ganun nangyari sa akin. Uy, nag-times 3, babay. Oh, yun, sa'yo, times 3, siguradong-siguradong-sigurado na yun. Babay na talaga. Saan kakaibang kwento, Frankie? Eh? Kasi ako, may 9 to 5 ako dati. Manganganak na yung asawa ko noon. Wala akong pera. Hindi sure yung trabaho ko, Koy, pero nag-quit ako. Ano nangyari? Nagsusunod na ka ba ngayon nata? Hindi, ng time na yun. Pero umukay ba? Ang masasabi kong umukay. Di ba? Pero masakit sa ulo, siyempre. Kanya-kanya stress tolerance ibang nga kwento, yan. Actually, naisip ko lang yung sarili ko, ibang nga, kwento hindi yun. Hindi nga umukay agad eh. Oh, hindi umukay agad. Kasi tuloy-tuloy, wala pa rin pera. Kumbaga, kaya lang niya sakyan yung wave na yun. Baka niya i-surf yung kaguluhan na yun ba? Na yun, basically sa... Depende nga sa stress tolerance. Yun, stress tolerance. Kung kaya mo ba yun,
i-surf yung wave na yun. Diba? Yung iba kasi malulunod lang dun sa sinurf laki ng anin. Ko lang talaga eh. Siya sinurf niya eh. Ganun-ganun siya. Magulang ko nun, nag-manganak na yung ano-ano, diba? Tapos bigla akong nag-awol. Awol pa. Ang gagawin mo? Ba't manganak? Ba't ka nag-awol, a-hole? Ano naman? Ganun sabi ng mama. Ba't ka nag-awol, a-hole? Tol, eto talaga, ba't ako nag-awol? Binuho pa ng mama. Tol, paano pa binuho pa ng mama? Ba't ka nag-awol, a-asshole? Tol, ba't ako nag-awol? Si Kuy Kuy, dong, hindi na kaya ng oras natin. Kailangan mo na mamili. Siya talaga nagpa-quit sa akin doon, pre. Actually, yung sinabi ko sa iyo, hindi ko sure talaga. Oh, alam ko rin sa sarili natin noon na ganun na 'yon. Okay, nung time na 'yon, 'di ba? Bahala na. Maganda ng kwento eh, no? Tangina. Ginandahan ko lang yung speech sa nung dumi. Oh, talaga ko, putang ina. Gift of gab. Pero kinilusan pa rin nila. Atik. Oo, oh, kinilusan ko na lang. Nasabi ko na eh. Oo. Diba? Ay, nag-quit. Ay, nag-quit. Holy shit. Nag-quit. Tinitesting ko lang. Testing ko lang. Pumagat. Si Koy napangabot siguro. Pumagat ah. Delikado to. Simula kay Pudong. Kaya hanggang ngayon, lahat ng bagong tropa may... 5 to 9, 9 to 5 na trabaho, di ba? Lagi natin yung lagi yung pinapakwit. Lagi yung pinapakwit. Simula kay Pudong hanggang sa sino mo yung pumapasok na tropa, di ba? Testing mo kung quit mo na yan. Quit. Ayan. Si Jeto lang ang alam kong dahilan kung bakit hindi nag-quit. Pero alam ko kung bakit. Oo, quit. Pero tuloy pa rin. Ay, wala na akong tanong ko eh. Ganun. Yung kaya sa ano ko? Sa Instagram ko. Sa free Telegram group ko. Wala, naubos na yung tanong ko. Napakalupit na free Telegram group ko na merong 9,000 subscribers. Ito, may isa pa. No, sige. Business question nakalagay. Damn. Business question. May diskarte ba paanong di ka lolokohin ang tauhan mo sa negosyo? Nagawa ko na lahat ng alam kong maayos na paraan pero kulang pa rin. Naloko pa rin ako. Ngayon, may fear na akong magdagdag ng tao kaya siguro... Bumabagal din yung pagdagdag ko ng pwesto. Sana may ipapayo kayo, Koy. Business sa palengke, karnehan at buko. Tanong ni Lags Arsolon. O sige, anong solusyon mo doon, Frank? Tinuro sa akin dati ng lola ko, sabi niya, pati dad ko, lagi ka daw talagang mag-isip na meron at meron talaga. Mm-hmm. Kukurot, hindi natin mm-hmm. maiwasan at some point in your business. Mm-hmm. So... maglaan ka ng ano dun, ng allowance mo, kumbaga. Tapos, okay. Pero sa para sa akin naman, pag may nagloko, nagnakaw, o something sa business mo, take mo yun as an opportunity. Ipakita mo dun sa mga empleyado mo kung paano ka umaksyon sa nagnakaw sa'yo. Yes. Para magka-fear. Hindi lang sa fear. Hindi naman talaga fear yung habol ko. Eh. Parang pare-pare tayo nagninegosyo, nagtatrabaho na maayos dito, ba tayo maglolokohan? Yes, sir. Diba? Parang... alam mo yun, parang dati may nagnakaw na sa akin na ganyan, rider, darara. So nalaman ngayon lahat ng rider. Pag ninakawan mo kami, ganyan yung mangyayari sa'yo. Yeah. Diba? Ang dahilan niya, wala, nawala na yung rider na yun. Wala nang bakas. Oh, may problema siya, darara. Sabi wala ko, lahat naman tayo may problema eh. Diba? Lahat naman nagkakaproblema. Lahat naman good lesson, pwedeng kumbaga, may health concern, darara. Pero ako, hindi kita ninanakawan. Good lesson. Tingin ba, wala akong problema, diba? So gawin mo lang opportunity yun na aksyonan mo, wag kang papayag talaga na para sa pakulong akin, mo or something. Pakulong pag o, ganito yung ginaganto siya, kumbaga, gawin mo pa rin yung ano mo, yung shit mo ba? Check mo lang din, baka may tagas yung business mo. Yes. So nung ganun, na-check ko na may onting tagas yung business ko, ayusin mo yung sistema. Tapalan mo yung, ayusin mo yung sistema. Yes, sir. Jesus nga, niloko din. Tingin ko ano rin gawin niya muna para hindi siya lokohin kung mali ba. Pamilya niya muna gawin niya empleyado. Kasi okay, for sure, yun. Pwede ka pa rin lokohin. No? Eh, bagay. Si Jesus nga, niloko ng mga ano niya. Sabagay. Ng gang-gang niya. Gang-gang. No? Wala atang hindi anong luloko. Anong sa tingin mo? Sabagay. Maglagay ka na lang talaga ng sistema. Sistema, right. Diba kung bawa, alam mong marami kang mamahaling shit sa bahay, maglagay ka ng magandang vault. Mm-mm. Diba? Kung mamahalin mga kotse, magawin mo safe parking lot. Wala yes. Atang hindi na si Koy Koy nga, niloloko pa rin kami. Oh, ganun talaga eh. Oh. Ako pa nang loloko ngayon, oh. Baliktad na, no? Baliktad dong, ah. I-reverse mo kaya yung dong. Tanong pa sa'yo, Koy. Next, ito. Gusto ni Budoy itong tanong na to. Paano i-approach ang babae or paano ko mausap ng babae para hindi magmukhang simp
at hindi awkward. Tanong ni Jay Young. Jay Young. Ano, Doy? Kayo. Doy, ikaw sumagot. Ikaw pumili ng tanong na yun. Tingin ko maging ano ka lang, relax. Hayaan mong makutuban mo yung babae na sabah, ito attack ng attack eh. Na titripan ka. Tsaka mukha usapin. Kasi kung mumukha kang tanga-tanga, tapos bigla mong bibiglayin si ate. Hindi ka talaga kausapin ng lalayo. Si ate. Ka talaga, si ate. Si ate. Baka pag inate mo yun, pre. Lagi yun, de. Oh, yung mga ganun, te. Te. Hindi, ganito ba yung boss? Te. Te. Intro pa sa likod ka, mga tado. Dapat ano mo, be. Be. Be, ano lang. Ano lang. Okay, tol, alam mo, nagiging awkward lang naman pag gusto mong... Gusto mong magustuhan ka agad ng babae. Yes. Doon nagiging awkward yun pag bago ka palang lumapit at gusto mong magustuhan ka niya. Nega. Yung energy mo. Yung nagpapa-impress. Mo, iba. Oh, nagpapa-impress yung bago energy ka palang mo. Lumapit, tol, actually, nararamdaman na ng babae yun. No? Na awkward na. Yeah. Alam mo, kung tuturuan ko sila kung paano, punta kayo ng playground, tapos pagmasdan niyo yung mga bata, paano makipag-interact sa mga bagong bata na hindi nila kilala. Yes. Tignan mo, lapit lang sila ng gano'n. Wala silang iniisip na, magugustuhan kaya ako nito pag kinausap nila. Yes. Wala. Boom, lapit lang. Anong lalaro mo dyan? Ako nga pala si ano. Dararara. Yung gano'n lang, aralin nila yung gano'n ng bata at ibalik mo lang yung sa ano. Makikita rin nila doon na pag yung kinausap ng bata, tumalikod. Baliwala lang din sa baliwala bata. Baliwala lang. Oh. Oh, hanap ako bagong kalaro. Yeah, gano'n lang. Pag-aralan niyo yung mga bata kung paano sila makipag-interact. Yeah. Yung mga bata kasi tingin ko, hindi pa sila nababasag ng magandang itsura. Yes. Yes. So yung mga lalaki, kaya nababasag sila agad kasi nagagandahan sila, kaya kanila kakausapin dahil type nila, di ba? Ang ilagay mo sa utak mo, hindi mo pa nga siya kilala eh. Nagagandahan ka lang sa kanya. Yeah. So pagkausap mo to, ang vibe mo tuloy, gusto mo muna siyang kilalanin, i-validate muna natin kung gusto mo ba talaga siya. Yeah. O nagagandahan ka lang. Yeah. Magkaiba yun eh. Pag nagagandahan ka lang, hindi ka usapin mo lang muna siya, pero kilalanin mo muna siya. Tingin ko, wag mo rin taasan tingin niya dun sa babae. Yun nga, wag mo taasan tingin niya sa babae. Maganda diba? Lang siya. Kung parang bata lang, maganda lang din. Lang, maganda lang siya. Pantay-pantay lang tayo dito sa playground na to, di ba? Parang yep. Mataas value niya, maganda siya. Pero mataas ba yung value niya para sa buhay mo? Yeah. Heart attack. Oh, di ba? Oh, yeah. Di ba pag lalapit yung mga bata sa ibang bata, wala naman silang pag-uusapan na mabigat na shit dun. Yeah. Di ba? Parang kung ano-ano nga lang sinasabi niya. Hindi nga kailangan mag-make sense eh. Yeah. So minsan pag nilapit kang ganun, hindi mo kailangan mag-make sense. Yung iba kasi, bago palang lumapit, iniisip na, ano kaya sabihin ko dito? Yeah. May impress to siya. Ngayon, pag sinabi mo na, parang script na tuloy. Yeah. Di ba? Hindi na flow. Maganda, hindi lapit ka lang ng ganun, tapos lapit ka nang hindi mo alam kung anong sabihin mo, tapos doon ka na mag-freestyle. Kung ano-ano lang, di ba? Yun, pwede rin yun. Huwag mong i-rehearse yung sasabihin ko. Nasa vibe mo din yun. Oo, nasa gaang din ang pakiramdam mo. Nasa vibe mo din yun eh. Nasa gaang ng pakiramdam mo. Parang dati, Koy, nung... Koy, nung wala ka, nasa... San ba siya nandong? Umano, bumibili tayo ng chicken, nilalaki ka. Hindi kami kilala ni John Dale nung babae, pero si Pudong, umabanti lang. Na parang sabi namin ni John Dale, sino naantay mo? Hindi ko alam kung kilala ka ata, Dale, di ba? Hindi ako kilala. O, pero ang gaang ng pakiramdam niya sa amin, na ilalabas niya yung phone niya, papapindutin namin sa IG, eh si Pudong bigla na umanda. Basta sabi ko namin, type mo 613, ganun lang. At tayo na niya yung papasamahin niya sa o, swimming. O, tingnan mo kung gaano kami kagaang ni John Dale nun. Sasama Ranger. Talaga sa amin, Koy. Na parang wala kami isang minuto dun sa bilihan ng chicken. Oo. Sama sa puting van. Nasa may highway kasi eh. Kami. Hindi ko sila nakikita eh. Nung pero wala. Ayaw din naman talaga namin. Kuy. Ayaw din naman namin yung babae. Pero sasakay talaga siya. Parang sila kasi bumaba, bumili silang chicken. O kita mo tol, anong sabi niya? Ayaw nila yung babae, di ba? Kaya nga gumanay. Kasi kung gusto niya yun, wala. Sabagay, tama. Magandang ayaw mo nga agad. Paano kasi nung sabi ng babae, yung performa na talaga sasakay. Sasakay ng van ko. Biglang... Red flag yan, sumasama ka ni kanino. Huwag na yan. Abante na dong, abante na dong. Tara na dong. Tara na dong. Hirap mo pala intindihin, pre. Pag ayaw sumakay, isahin niya yan. Green flag yan. Nakidnapping ka pa nun. Ayaw nga sumakay, sinakay mo. Ang galing na testing ni Budoy.
Kag, parang nakita ko nga yun na ano, yung paporma na siya, di ba? Sasakay na talaga ng van ko eh. Hindi ko nakita kung paano nila landi. Nasa likod kasi sila. Hindi, wala naman kaming sinabi, di ba? Hindi naman kami nalandi doon. Grabe naman. Hindi ko kasi nakita nasa nagdadrive ako. Ang sinabi, ng, ang sinabi ko lang noon, oh, sino yung nantay mo dyan? Tara na kaya. Tapos si Jandel nakakiti lang. Yung kiti pa naman ni Jandel, sama ka. Parang ang gigiyang talaga na siya. Nakaganyan lang yan siya. Masaya dito. Masaya dito. Oo, oh, ganun yung ngiti ni Jandel. Sama ka, masaya dito. Oo, ganun. Di siya nagsasalita. Pero yung sasama, no? Sayang kung sumama ka nung araw na yun. Wala, red flag. Sumasama ka ni kanino, pre. Swimming sana. Hindi, malay mo tol, kaya siya sasama ganun, ikaw talaga yung click niya. Mm. Okay, ikaw yung nakita. Kumbaga sa iba, hindi naman siya sasama, pero hindi niyo maintindihan, ba't kaya dito napasama ako? Mga sabagay, no? Kaya wag mo kong lahatin na red flag yung mga ganun, doy. Sabi niya kasi, huwag nasama yan. Red flag yan doon. Red flag eh. Kaya nga hindi ako naniniwala doon na sinasabi niya na red flag ang babae pag nakipag-sex sa'yo sa unang araw eh. Sabagay. Kasi oh, depende kung sa'yo lang niya ginawa yun. Yeah. Oh, sa'yo lang niya ginawa. Yeah, yeah. Oh, yeah. Totoo. Kaya minsan nga, ano eh, tuwing nagde-date ako, huwag nga sabihin interview eh. Pag nagde-date ako, tas re-request yung babae na pwede ba kitang hug? Na parang babay. Tas laging sinasabi ng babae sa akin, but ganun, yung pakiramdam ko parang ang tagal na natin magkakilala. Aww. Ibig sabihin, mag-aani yung energy. Budoy! Sabi naman yung tagtag mo dong. Medyo pinapractice ko pa yung effects kaya medyo hindi pa perfect. Tama ba yung napindot mo? Parang pang magic yun. Hindi, ano eh. Aww. Aww. Parang ano lang, mag-aang lang dapat balikat nila dun sa nagtanong. Yeah. Yun yung point ko dun. Pero binibigay mo ba yung hug? Hindi ko siya inahag, siya yung humahag. Mm. Parang minsan niya lang makita yung anak ni Papa Jesus eh. Hindi naman pwedeng maulit-ulit, di ba? Lagi ako nakakaano ng ganun, tuloy pag magbababay na, siyempre iniisip nila magsisex, di ba? Pero hindi, di ba? So papawin ko na. Tangina, lahat na saksiyan ko, lahat ng ganun ni Koy-Koy, yung mga babaeng ginanon mo na, parang naiiyak, no? Oo, oh, tas sabi naman naiiyak. Kumbaga, siguro nasanay sila na sa unang gabi, iuwi sila ng lalaki. Yeah. Ganun lang sa feeling ko lang, ah. Hindi lahat siguro, pero karamihan sa nakita ko kay Koy ganun. Nalulungkot bandang huli. Lo, hindi ako sasama sa'yo. Oo. Magpapasakay na agad ng grab yung ganun. So, lagi lang sabihin, ano, parang, okay, can I get a hug man lang or kiss man lang, ganun. Okay. Pero sarap, sarap din sabihin, wag eh. Hindi, ayoko. Sarap din eh. Ayaw. Bawal. Bawi mo lang sa mga na-reject niya. Oo, oh, ano? Oo, oh, ano? Yan namang marami yung... Inangat ko lang ang bandila na lang. Oh. Gusto siyang ihag. Yo, so hanggang dito na lang po ang ating Two Joints Life and Style Podcast. Thirdenarenstreetwear.com mn-la.com dailyflightglobal.com Attitude Clothing. Yeah!